have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. That if we will exalt Him, the Lord will also exalt us. Hallelujah. Kapag tinaas natin ang Panginoon, may pangako siya, itataas din tayo ng Diyos. Pag mataas na mataas natin, tinaas ang Panginoon, mataas na mataas din tayo, itataas ng Lord. Hallelujah! Shall we lift our both hands to Jesus? Come on, sing it! Hallelujah! Raise our voices to Jesus! Hallelujah! Tigil tayo sa ating mga ginagawa. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, kung kaya natin tumigil sa gilid. Lalo na yung mga nandito, tayong lahat ay tumayo at magbigay galang sa Diyos. Bitawan natin lahat muna ng dapat bitawan. Tayong lahat ay umuko at tumigil. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Manalangin po tayo galing sa kebuturan ng ating mga puso. Nakila naming Amang sumasalangit ng mga pangyarihan sa lahat. Nalalapit na po ang iyong ikalawang pagbabalik. Ang katapusan ng mundo, Panginoon, is approaching. Your coming is getting nearer and nearer, O God. Kaya naman po, dahilang Ama, nalangin po namin na kami po ay makasunod ng ganap sa iyong kalooban. Ngayon na po, dahilang Diyos. We want to obey your word, Father God. Hallelujah. Gusto na po namin makasunod na po talaga. Kaya naman pong dalangin namin lahat po ng aming mga mapapakinggan salita mo, Panginoon, sapagat lahat ng aming mapapakinggan ay hindi po salita ng tao. Not just a word of man, but your word, Father God. You are just using your servant, Father God, to proclaim your word. Kaya naman po, dalangin namin, Panginoon, na itarak nyo sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso ang aming mapapakinggan. Manangin namin, Panginoon, na baguhin kami nito ngayon, Panginoong Diyos. At ang pagbabago namin ay patuloy na maging ganap, Panginoon, hanggang sa iyong nalalapit na pong pagbabalik. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pagdulog sa iyong banal na presensya sa oras na ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, you have great surprises for us, Lord. Not only for us, even for all, for our loved ones and family, O Lord. Because God, we seek first your kingdom today, and you have said in thine word, that if we will seek your kingdom and your righteousness, Lord, all our needs, Father God, will be met. Kaya naman po, Ama, sa oras na ito, kunin niyo na po ang lahat ng pasasalamat. Para lamang sa nag-iisang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang bawat siya'y magsabi ng malakas na Amen. Ang sabi ko po, malakas na Amen para sa Diyos. Ang lahat ng mga nakikinig at nanonood, isa pa po, Amen! Isang mataas na lang sa malakas at malakpak sa Diyos. Amen. Sige po, tayong lahat ay makakaupo sa banal na presensya ng Panginoon.
Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo kong kausapin, makikinig mo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng 1 Corinthians 13:11. Yan. Labas na po ang mga Biblia. At ilabas na po ang inyong mga notebook. Magkaroon kayo ng notebook para sa science, no? Para sa math. Pero magkaroon kayo ng magkaroon din kayo ng notebook para sa mga listahan ng mga pinapautang ninyo at mga nagbabayad na. Lalo na yung mga hindi nagbabayad, no? Nakihin nyo yung mga pangalan nila. Magkaroon kayo ng notebook sa iba't ibang uri ng inyong dapat na i-take note. Pero magkaroon ka rin dapat ng notebook para sa Panginoon. Amen. Yun yung mga quiet time mo, yung mga personal revelations sa'yo ni Lord. Yun yung mga prophecy mo, yung mga rema word of God na natatanggap mo. Yun yung habang kami naaaral ni Mama Gino, i-ginadjack down mo. Amen. Nakikinig ba tayo? Sabi ko na sa'yo, kalapitin mo yung katabi mo, kang kausapin eh. Kinakausap ka na naman eh. Nakikinig pa ho ba tayo? So magkakaroon tayo ng sarili nating notebook. Ano yung susulat mo sa mga notebook mo na yan? Ito, this notebook is for the Lord. Ito yung mga quiet time ko, revelation ko, personal devotion ko. Ito yung mga rema word of God ko, yung mga prophecy ko, yung mga pangangaral na narinig namin sa lingkod ng Diyos. Kaya mamaging ito yon, ito susulat namin, sinusulat ko. Amen po ba? Isulat mo na rin din yung mga prayer request mo at mga answered prayer mo. Yeah. Yung mga prophecy na nagkaroon na ng katuparan. Mga prophecy na hindi pa nagkakaroon ng katuparan na dapat mong tugunan. Kasi every prophecy is conditional. Lahat ng prophecy, conditional yan. Pag hindi natutupad yung prophecy, huwag mong sisihin yung nag-prophesy at ang Diyos kasi hindi ka tumugon. May tao pa ho ba rito? Yung mga prophecy unconditional, yung pagbabalik ni Christ, unconditional yan. Pero yung mga pangako sa'yo ng Lord, pag hindi magkakaroon ng katuparan, it means hindi mo nilakaran. Amin po ba? Naunawaan po natin, ganun po yun. Glory to God. So 1 Corinthians 13:11. Shall we open our Bible in the book of 1 Corinthians 13:11. When I was a child, yan, talk like a child. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. No, I reasoned like a child. Kasi bata pa eh. Nang ako'y bata pa sa edad, inosente. No? Wala pa sa tamang gulat. No? Wala pa sa legal age. Nung ako ay bagong born again, bago sa paglilingkod, no? Ako ay may kasakita na parang bata. Nag-iisip na parang bata at nagpapaliwanag ng parang bata. Amen po ba? Yun. When I became a man or a woman, pero nang ako'y gumulang na, nag-matured na, no? Nasa tamang edad na, legal age na, at tumagal na sa Panginoon, no? I put the ways of childhood behind me. Nakikinig pa ho ba tayo? Iniwanan ko na, kinalimutan ko na, kinalikuran ko na, no, ang pagiging bata o pagiging immature. Nakikinig pa ho ba tayo? So makikita mo rito yung proseso sa buhay ni Apostle Paul. Amen. Makikita mo yung proseso. He did not remain, no, as a child or imbang sa kalagayan bilang child, no. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child, no? Nung ako'y bata pa, ito ako eh. Nag-iisip, nagsasalita, no? Gumagawa, it means walang pakundangan. May tao pa ho ba rito? Di ba yung mga bata, walang pakundangan yan? Para-para yan eh. No? Hindi ba iniisip ko ano yung ginagawa niya? Hindi niya iniisip what will be the consequence ng kanyang what will be the result ng kanyang magiging aksyon, ng kanyang sinasabi, ng kanyang ginagawa. Basta masabi niya lang, magawa niya lang, ma-aksyon niya lang, okay na siya, no?
Pero sabi ni Apostle Paul, nung ako'y bata pa yan, pero ako ay, nung ako ay gumulang na, hindi na ganun. Litao pa ho ba rito? Kaya nakakatawa yung patotoo ni Sister Lisa, you know? Na dati barya-barya binibigay niya sa Panginoon. Ngayon, hindi na barya, buo na. Amen! At mayroong may progreso. Kaya ang ganda ng mensahe ng nagdaang Sunday eh. Kung hindi mo napakinggan, hindi mo napanood, pakinggan mo, panuurin mo at ulit-ulitin mo. Excel in everything. In also in this grace of giving. Sabi ni Apostle Paul, excel in everything. Also in this grace of giving. Pakisabi, excel. Ay, ibig sabihin na excel, eh, huwag mo napili sa kinalalagyan mo. Grow. Expand, increase, mature, multiply. May tao pa rin ba rito? Glory to God. Kaya, yung mga dating mga gawa, dating full-time mo, ano man ang tawag, ano man ang calling mo ngayon, ay ano man noon, balikan mo. Kasi mabuti ang Diyos eh. Diba, nagpatotoo si Pastor Evelyn noong nakaraan na nung nasa hospital siya, nandoon si Brother Luis. Brother Luis siya, asawa mo, Sister Mary, no? Luis mo pangalan, no? Ngayon. Nung kinausap ko sa pamamagitan ng cellphone, naisip ni Sister Mary na pinapag-pray ng lingkod ng Diyos. Gagaling ito. Kasi ako mismo ay pinag-pray ng lingkod ng Diyos. Gumaling. Amen. At gumaling na po. Amen. Yeah. Hindi dahil magaling yung hospital. Hindi dahil magaling yung mga doktor. O nagkamali yung x-ray, yung ultrasound. Hindi yun. Kung hindi ito totoo talaga yung mga findings na yun. Kaya lang, binago ng Diyos matapos ang prayer. Amen? Parang si Elijah. Sa James 5:17, Santiago chapter 5, verse 17, eh talaga namang hindi umuulan eh. Talaga namang mitagtuyot eh. Pero nung si Elijah na nanalangin, tinindig ng Diyos at umulan. Amen? Kaya, hindi dahil sa magaling yung doktor o nagkamali yung mga examination, talagang nataranta lang yung mga doktor kasi yung unang findings nila ganito, ay biglang nagbago. Amen mo ba? Binago ng panalangin kasi may lingkod ng Diyos na nanalangin. Amen! Malakpakan natin ang Panginoon sa Lord. Kaya tayong mga nandito, mga nakikinig at nanonood, tayo po ay mag-PM. Tayo po ay magsulat. No? Tayo po ay magpadala ng ating mga prayer request, kahit sa mga email address, magpadala tayo, mag-text tayo, sabihin natin, iabot natin yung mga prayer request natin, amen mo ba? At ipapanalangin, amen! At didinggin ng ating Panginoon. E tao pa ko ba dito? Glory to God. Kaya ano, as an intercessor, as a prayer warrior, balikan ang tawa. Huwag sabihin, may asawa na kasi ako, may anak na kasi ako eh. Hindi. Sabi ng Romans, no, 11:29, yung tawag mo hindi binabago ng Diyos yan. Kay magkaasawa ka o hindi, magkaanak ka o hindi, hindi binabago ng Diyos yan. If you are a prayer warrior, if you are an intercessor, amen! Balikan mo yan at patuloy mong lagyan. At gusto ko sabihin sa inyo, lalo na ngayon, malapit ng mag-anniversary, medyo warningan nyo na yung maraming kapatiran, di ba? Sabihin nyo, nangahablot ngayon si Satanas. Totoo. Maraming layim na ginagawa ngayon si Satanas. Maraming pandaraya na ginagawa ngayon si Satanas. Huwag kang papadali. Amen. May tao pa ho ba rito? Mas lalong dapat kang dumadalo. Amen. Mas lalong dapat kang nagbibigay. Amen. Mas lalong dapat na naglilingkod sa Diyos. Amen. Mas lalo kang dapat na naniniwala sa lingkod ng Diyos at sa Diyos. Amen! Kaya yung mga intercessor ng mga prayer warrior ngayon, dagdagan nyo at laliman ninyo ang inyong mga overnight prayer meetings. I'm not kidding. Laliman ninyo at dagdagan ninyo ang inyong mga prayer and fasting at mag-usap yung mga intercessor, yung mga prayer warrior, ano po, at ikayatin ang lahat ng mga leaders and mga attendees natin. Itong anniversary ng ito, lahat tayo ay laliman ng prayer meetings at laliman po yung ating mga prayer and fastings personal. Amin po ba? Nakikinig po ba tayo?
Pakisabi nga to ng malakas. Satanas! Satanas! Hindi mo na ako mahahablot! Hindi mo na ako. At wala ka nang mahahablot pa sa iyo, JF! Bagkus! Silang lahat na nahablot mo pansamantala ay hinahablot namin pabalik sa kayo, JF! Pabalik ka kaya, JF! Hindi ganyan! Hindi sa iyo maniniwala si Satanas! Ulitin mo! Lakasan mo, Satanas! Satanas! Lahat ng mga hinablot mo pansamantala, hinahablot din namin sa iyo! At ipinapalit namin sa kayo, JF! Malakas na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah! Makinig tayong maigi, ha? Kung merong na mga nandoon, mga bata na lang, ha? Yung matatanda, magsipagupo na rito, ha? Huwag niyong ginagamit yung mga bata na nandoon at nagpupuntahan kayo sa mga bata. Ah, hindi na kayo bata. Kung batang isip ka, hindi na rin dapat. May tao pa ho ba rito? May kinig ba ho ba tayo? Okay. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. Puro like a child eh. When I became man or woman, I put the ways of childhood behind me. Nang ako'y bata pa, alam mo, umusalita ako, mag-isip ako, kung mag-gumalaw, kumilos, magpaliwanag. No? Parang bata talaga ako eh, kasi bata pa ako eh. Pero alam niyo, nung gumulang na ako, nilimot ko ng lahat yan. Pakisabi, nilimot. Brethren, nais ni Lord na tayo ay maligtas. Nais ni Lord tayo ay mag-grow and mature spiritually. At nais ni Lord na tayo ay maging kagaya niya. God wants to save us. His desire for us that we may grow and mature spiritually and become like Him. And becoming like Him. Nakikinig po ho pa tayo. So isulat mo yan. Gusto ni Jesus na tayo'y maligtas, lumago at mag-mature spiritually at maging kagaya niya. Yan ang pamagat. Amen? Yan ang pamagat and yan ang title. Para sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Kalooban, gusto, hangarin ng Panginoon na tayong maligtas, mag-grow at mag-mature spiritually, at maging kagaya niya. Ngayon ang tanong, bakit ang marami ay napapahamak? Are you still with me? Bakit ang marami napapahamak? Number one, not listening to elder and godly advice. Hindi nakikinig sa mga matatanda. Sino ba yung mga matatanda? Hindi lang it doesn't mean na puti na yung buhok niya. Kung hindi mga parents, di ba? Mga uncle, mga tito, mga tita, mga lolo't lola, mga elder in the church, it means yung mga matatanda. Hindi nakikinig sa mga matatanda at hindi nakikinig sa godly advice. Yan, pinapayuhan yung mga tao, pinapayuhan yung mga Kristiyano, yung mga manggagawa, yung mga ngaral ni Kristo. In fact, as an elder in the body of Christ, ako po yung elder in the kingdom of Jesus Fellowship. But I am also an elder in the body of Christ. In fact, last Friday, I was in Pasay. Nakipag-meet po tayo sa around 90, siguro, more or less 100 spiritual leaders. And on January, listen very carefully, para malaman nyo itinerary ng lingkod ng Diyos, ha? Para malaman ninyo. Pagkat December 21 and 22 anniversary natin, no? After that, 25, takbo kami ng Bicol. 26 to 29 ang ating apostolic conference. Apostolic conference, different churches and different pastors ang attend. So please pray and pastorate yung mga intercessor natin, pakisulat yan, totoong lahat yan. And on the last week of January, I will be in Davao del Sur. Ako lang po mag-isa muna, no? Ayoko muna ng mga maraming bitbiti ng mga leader, dami kong inaasikaso eh. Pero sa Bicol, kasama ko yung buong pamilya ko. May tao pa ho ba rito, no?
Pag na-establish ko na lahat yung mga iba't ibang bagay, isama ko sila. Pero pag medyo laban at hindi established, gusto ko munang lumakad mag-isa. Kahit yung mga leaders, ayaw ko, kahit mga cameraman, video men, Mr. Ipon, hindi ka tayo sasama. Kahit ganyan yung kulay ng buhok mo. Ang masasabi ko sa iyo ngayon, lahat ng mga testimonies, yung mga malalakas na pastoral prayer, yung mga pag-ikot natin sa iba't ibang panig ng mundo, dapat sa anniversary, maipalabas natin yan. Huwag kang papayag kung nakinig ka ng preaching ko ng Sunday na itong anniversary ito, kagaya ka pa rin ng dati. Na yung mga special numbers ninyo, kagaya pa rin ng dati. Situate na ang mga awit ninyo, nag-level up. Situate na ang mga sayaw ninyo, nag-level up. Situate na ang mga special numbers and presentations ninyo, nag-level up. Amen. Level up! Say it, level up! Level up! Situate na ikaw ay nag-level up. Huwag kang papayag na hindi nag-level up ang pag-awit mo, pagtugtog mo at pagsayaw mo. Ha? Walang aawit at tutugtog na pag Sunday hindi a-attend. Pagdating ng anniversary, naka-front line. Hindi na pwede yan. Hindi na uubre yan. Sunday, hindi a-attend. Pagdating ng anniversary, naka-front line, oh, naka-uniform mo. Oh. Oy, hindi na pwede yan. Pakisabi, hindi na pwede. Kaya yung mga tutugtog aawit, yung mga regular na umaaten, regular na umaawit, regular na tumutugtog, regular na sumasayo, regular, hindi yung pang-anniversary lang. Yung pagdating ng anniversary, mga naka-front line, mga sila pa yung nasa harapan, sila pa yung naka-uniform eh. Ano kasi ni Swerte? May tao pa ho ba rito? So dapat itong daan ng anniversary, level up. Amen? Lahat ng ginagawa mo, level up yan. Pakisabi, level up! Level up! Kung ngayon, anong taon ngayon? Next, pagdating ng January, pares pa rin ba ng ano? Ng taon? Iba na. So dapat may level up tayo. Kaya nga ito ngayon yung pinapangaral ko eh. No, para magkaroon tayo ng level up. Nagle-level up tayo. Eh sa darating na January, on the last week of January, meron akong meeting with Christian leaders in the body. First meeting po yun eh. Meron akong meeting sa Davao del Sur. At ang plano ko, pagkatapos ng meeting ko ng Davao del Sur, ikutin ko yung mga churches natin sa Mindanao. Pagdating ko naman doon, dami na mga alalay sa akin eh. Ako pa. Saan ka naman nakakitang guwapo, hindi inaalalayan? Saan ka nakakita ng ganun? Yung hindi nga guwapo, inaalalayan. Yung guwapo pang hindi aalalayan. Yan po yung mga eternal plano ko, malibang baguhin ng Diyos. On the last week of January, yung tatakbo ko ng Davao del Sur, makikimimit ko yung maraming Christian leaders. Marami to eh. At plano ko ay ikutin yung ating aksyon. Nasa Mindanao na ako eh. So plano ko ikutin yung mga churches natin. Amen po ba? May tao pa ho ba rito in Mindanao? Amen? Anong sumasagot? Kaya yung mga kapatiran dito, mga pastor at pastora rito, maging lahat ng mga nakikinig at nanood, buong Pilipinas, buong mundo, yung mga hindi nakakadalo, hindi nakaka-attend, mga nangihilan ng lalan, hindi na kinakailangan pa na kasikasuhin nyo na po yan. Huwag niyo pong pahintulutan na hindi po naasikaso. Amin po ba? At kinaasikaso niyo nga po. In the book of Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Yeah. With many advisors, good advisors, they succeed. Proverbs 15:22. Bakit maraming napapahamak, hindi nag-grow, hindi nagmamature, napupunta ng impyerno, hindi nagiging gagaya ni Kristo? Hindi kasi nakikinig sa mga elder eh. Lalo na sa mga totoong elder, no? Nakikinig pa po tayo. Anong sabi sa Ephesians 6:1-3? Oh, listen. Children, obey your parents in the Lord. Di ba? Mga anak,
sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Amen? Eh minsan yung mga anak, magaling pa sa magulang eh. Tinuturuan pa yung magulang eh. Nakaisang salita yung magulang, papatahimikan niya, nakasampo na niya eh. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mainam daw yun, correct daw yun. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise that you may go well, that you may go well with you, and that you may enjoy long life here on earth. Kaya pala maigli ang buhay ng marami. Ayaw kasi makinig sa mga elder, ayaw makinig sa mga magulang eh. Kaya pala hindi gumaganda ang pamumuhay ng marami, hindi nakikinig kasi sa mga magulang eh. Amen po ba? Ito po ba rito? Ephesians 6:1-3, Proverbs 15:22. So listen to the elders. Pag sinabi mong elders, yung mga matatanda, listen to godly advice. Proverbs 15:22. Ano ang sabi ng Proverbs 29:1? Kanina Ephesians 6:1-3 yun. No? Lalo na yung mga pinapagawa natin ng mga teaching na ito kasi ililibro natin ito. Sa, yung sinasabi kong ililibro ito, totoong-totoo po iyon. Kaya ihanda nyo na po ito. Proverbs 29 verse 1, whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without a remedy. Yun daw, ang dami ng payo ng mga matatanda. Ang dami ng payo ng mga spiritual leaders ayaw makinig. Na may isang araw daw, wala nang remedyo, mapapahamak yan. May tao pa ho ba rito? So many, no, are not getting saved, no, not growing and maturing spiritually, not becoming like Christ because of not listening to elders and godly advice. Nagiginig pa ho ba tayo? Naunawaan ninyo ako? Yan. Oh, listen very carefully. Number two, listen to this prophecy. Matatapos na ang taong ito. Listen ha. Ang Bible school din napipreks ng ganito. Nag-aaral pa ako ng Bible school. Alam ko yung illustrational sermon, pictorial analytical sermon, character sketcher sermon, biographical sermon, all kinds of sermon. Alam ko po yun. Nag-aaral ako ng hermeneutics and homiletics. Pero ito hindi tinuturo sa Bible school ang prophetic preaching. Lalo ng apostolic preaching. Pakinggan mo ang prophecy ito, hindi lamang ito, para sa kingdom of Jesus fellowship, para ito sa body of Christ. Ang nais ng Diyos, bago matapos ang taong ito, tapusin na lahat ng pagsuway mo. Yes. Alam niyo ba kung bakit mabuti ang Diyos ang ating team? Because God will allow us to experience, no, more of His goodness that we have never experienced before. Makakaranas tayo ng isang kanyang isang kabutihan niya o kabutihan niya na hindi pa natin naranasan sa tanang buhay natin. Amen po ba? Hindi mo gawa yan. Dahil magaling ka, matalino ka, may pinag-aralan ka, may tinapos ka, magaling kang mag-English, scholar ka, no! Ito po ay biyaya lamang ng Diyos. So, nais ng Diyos na maranasan natin ito. At para na maranasan natin ito, kailangan matapos na ang lahat ng pagsuway. Dahil, listen very carefully, para alam ninyo yung magaganap. Dahil pag hindi natapos sa isang Kristiyano ang kanyang pagsuway, instead na mabuti ang Diyos, judgment ang mararanasan. Tandaan mo. Balikan mo palagi ang banal na kasulatan. Balikan mo. Ang mga Israelita nilabas sa Egypt, pero pinarusahan ng Diyos ang mga Egyptian. Opo, basahin niyo lagi ang Biblia. Ang Biblia ho palagi basahin ninyo. Pag may langit siya, may impyerno siya. Tandaan mo. Pag meron siyang pagpapala, meron siyang parusa. Pag meron siyang blessing, meron siyang curse.
na this is not a joke. Yung mga nag-aaral ng Bible school, ang ituturo sa inyo based on their knowledge, based on their rigid studies, no? Pero ang mga propeta at mga apostol ng Panginoon ay nangangaral based on the revelation. Kaya bago matapos ang taong ito, kinakailangan matapos ng lahat yan. Dahil pag hindi natapos yan, yung judgment ay matutupad. Alam nyo ba, nung binigyan ng prophecy ni Jonah ang Nineveh, na wawasakin ng Diyos ang Nineveh, totoo yun. Pero nung sila ay nagsipag-repent, starting from the king, God is spared Nineveh, hindi niya ginunaw ang Nineveh. Pero nung sila ay bumalik ulit sa kasalanan, dumating si Nahum. Anong sabi ni Nahum? Kala nyo nagbibiro ang Diyos, ha? Ginunaw ng Lord ang Nineveh nung panahon na ni Nahum. Nagiginig pa ho ba tayo? Kaya hindi pwedeng magtawa ang sino pa man. Eh bakit hindi nangyayari, hindi nagaganap? Kaya nung dumating si Jonah, anong sabi niya? Mula sa king, magbalik loob kayo sa Diyos, gugunawin to ng Panginoon. So ang ginawa ng king, nagbalik loob sa Panginoon, hindi niya ginunaw. Eh nung sila'y bumalik ulit sa kasalanan, si Nahum naman ang dumating. So dahil bumalik siya sa kasalanan, ang Nineveh ngayon, wala na ngayon sa mapa ang Nineveh. Wala na. Sodom at Gomorrah, wala na sa mapa. Ang Jericho, wala na sa mapa. Ginunaw na niya. Kaya listen to the prophet of God. Listen to the apostle of God. Yung mensaheng ito is not just for the kingdom of Jesus fellowship. I'm not just an elder in the kingdom of Jesus fellowship, but I am elder in this nation and to many nations of the world. I am elder in the body of Christ. Kaya nga pupunta ako ng Davao del Sur kasi pinapupunta nila ako, nananahimik ako eh. Kaya nga ako nakarating nung Pasay nung nakaraan, sinaman nila ako, nananahimik nga ako eh. Totoo mo, hindi po ako nagpipresenta sa kanila. Hindi ko sinasabing lingkod ako ng Diyos, apostol ako ng Diyos, propeta ako ng Diyos. Hindi. Basta sila lang nagsabi, punta tayo, punta tayo dito. Inimbita ka namin dito, punta tayo dito. Kaya dadalawin ko silang lahat. Kahapon, kasama ko naman si Joseph. Nandun naman kami sa may parte ng San Mateo. Na habang kami pinapakain nila, kami nagpapayo sa kanila at nagbibigay sa kanila ng advice. Kaya kung magkaminsan, lumalarga akong solo flight. Minsan lumalarga akong kasama ko leaders. Minsan kasama ko buong pamilya ko. Minsan si Joseph lang. Subukan niya si Joseph. Hindi niyo lang sinusubukan, pakantahin niyo rin, mag-special number niya, kakanta yan. Amen? Alam baka natin si Lord. Kahit nga si Apostle Jerry, pakantahin niyo, kakanta yan. Kala niyo, drum lang ang kaya niya, marunong din ang kumanta. Naalala niyo nung anniversary natin sa circle, di ba? Mga bata pa si Apostle Jerry at Apostle Jerry, di ba? Sumayaw sila rin eh. Kaya nga nakikiusap ako kung tapos na yung nakalipas, ha? Pero ngayon, tapusin na natin lahat yan, ha? Lahat ngayon ng mga video natin, itabi mo na yan, idokumento mo na yan, ha? Yung mga awit natin, huwag yun ang sabihin, nawawala yung mga awit natin, ha? Tapusin na natin yan, ha? Huwag natin sabihin yung mga teaching natin, nawawala, ha? Huwag natin sabihin natin yung mga video-video, nawawala, ha? Sabihin natin, tapusin na natin yan. Ina! Parang kausap mo lang gumi. Pagkausap mo lang gam, ganyan lang kahina. Kaya dapat, yung mga old songs nakatabi, new songs nakatabi, old dance steps nakatabi, old dances or new dance steps nakatabi, mga old videos and new videos nakatabi. And you must be responsible for that. May tao pa ho ba rito? Yeah. Ganun yun. Kaya God wants to finish, to put to an end, no? Every disobedience, every immaturity, no? Before this year ends. God wants to finish
to put an end to every disobedience, to every immaturity before this year ends. Bago matapos ang taong ito, nais ng Panginoon na ang lahat ng mga disobedience at immaturity ay magtapos na. Amen! Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating buhay. Tayo'y magsikap upang makamtam natin ang kasaganaan. Eh, may nagkaroling. Sabi ng mami, anak, may nagkaroling, magkano binigay mo? 10 pesos lang, kuripot ka naman, dami-dami nun. Yung mga bata nyo, hindi ka na naawa mo, yung mga street children pa yun. Eh, paano mami, kanta? Jingam bell, jingam bell, jingam all the way. Electric man. Hindi tama, tama lirik. Parang naalala ko ng mga bata pa kami, bumili ka nga ng kokomban. Ano kokomban? Ano pinag-aralan niyo sa sama? Dibay-dibay. Dibay-dibay nga ma. Dibay-dibay nga nanay. Ano dibay-dibay? Kaya merong ngayong nalungkot ako sa balita eh. Lumaban ang Pilipinas sa ibang bansa. English comprehension ba yun? Kunin na itong Pilipinas. Grabe. This is true. According to survey. Ang nanungkot ako. Ay, aminin ko talaga nung unang panahon, hindi ako nakapag-aral ng gusto. Kasi kakulangan ng pera eh. Namatay ka agad ng maaga yung tatay ko eh. Ano ako eh? Self-supporting student ako eh. Talagang sinisikap kong buhayin, tumulong sa magulang ko para buhayin ko sarili ko, lahat ng trabaho napasok ko eh. Eh, pero yung mga maraming mga anak ngayon eh. Abay, kasi kapapalad ninyo. Pati cellphone mo, high-tech. Eh, may mag-aaral ka ng gusto. Amen po ba? Kaya God wants to finish or to put an end every immaturity, every disobedience before this year ends. No? Kasi instead of goodness, judgment of God, no, will be experienced by the disobedience and those immature. Alam mo ba na ang kabutihan ng Diyos ay mararanasan mo lang pag na-born again ka na? Yes. At pag na-born again ka na, ang nais ng Diyos, magpatuloy ka. Amen. Para lalo mong maranasan ang kabutihan ng Diyos. Yan. Saan natin matatagpuan yan? No? In the book of 1 Peter, chapter 2, 1 to 3. 1 Peter, chapter 2, 1 to 3. Therefore, rid yourselves of malice, malisya, alisin na raw yung mga malisya, and all deceit, no, mga pandaraya, hypocrisy, yung mga hindi pagiging totoo, envy, mainggitin, and slander, yung mga mapagtungayaw, of every kind. Therefore, rid of yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like a newborn babies. Pakisabi newborn babies. Ang born again, hindi relihiyon. Pag tinanggap po si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, born again ka. Amen. Bagong nilalang, bagong buhay, bagong pagkatao. Pero, kinakailangan mag-grow ka. Amen? Nasubukan nyo na bang makakita ng sanggol? Oo. Ano nga gagawin mo sa sanggol para siya mag-grow? Papainimin mo ng gatas. Yun. Ito. Verse 2. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, no? So that by it, you may grow up in your salvation. Nakikinig ba tayo? Listen very carefully. Ang kaligtasan, hindi binabayaran. Hindi nabibili ang kaligtasan. Yan ay binayaran ni Christ sa krus ng
Kalbaryo. Binili niya ng kanyang mahalagang buhay, ng kanyang mahalagang dugo. Hebrews 9.22. Hebrews 9.22, without the shedding of the blood, there's no remission of sins. And 1 Peter 1.18 to 19, 1 Peter 1.18 to 19, we were redeemed not by corruptible gold and silver and any precious stones, but we are redeemed, no? Purified, no? No? By the imperishable, incorruptible, no, unblemished blood of Jesus Christ. 1 Peter 1:18 to 19. Kaya pag na-born again ka, naligtas ka, ang naisang Diyos, mag-grow ka. Amen po ba? Mag-grow ka. Kaya yung mga nililigtas natin, na-born again natin, napapadalo natin, nakikinig ba tayo? Yung mga naligtas natin, napadalo natin, dapat pinapalit para silang mag-grow. Yung bata, yung bagong silang ba na bata, kaya niya nang asikaso yung sarili niya? Hindi pa. Ganon ang mga bagong born again, dapat tayong matatagal na sa Panginoon, inaasikaso sila. Amin po ba? Yung bang mga bata pa, kahit hindi sanggol, kaya nila asikaso yung sarili nila? Hindi pa, no? Kailangan ng pag-alala. Kaya yung mga bago espiritual, nakikinig ba tayo? Dapat alalayan din. Yung mga nangihina at mga may sakit na mga tao, kaya ba nila asikaso yung sarili nila? Hindi, no? Ganon din. Listen very carefully. Ang tanong mo, bakit pa namin kinakailangan puntahan, asikasuhin, bisitahin, i-follow up ang mga matatagal ng Kristiyano? Kasi nangihina sila. May sakit sila. Kaya huwag kang masyadong ano dyan. Bahala kayo sa buhay ninyo, tatanda na ninyo. Mali yan. Kung sakaling sila ay may sakit, may problema espiritual, kahit mas matanda pa sila sa iyo, asikasuhin, areglo, alalayan mo sila. Sa totoo lang, marami akong inaasikaso ng mga pastor, mga churches, matatanda pa sila sa akin, nauna pa sila sa akin. Kaya, magligtas ka ng hindi ligtas, yung mga bagong born again, asikasuhin mo, yung medyo nagkaaroon ng problema espiritual, sugatan, abay, dalawin mo, puntahan mo, i-text mo, pasyalan mo, asikasuhin mo, kaya nga nagkasikaso na tayo eh. Nilagay ko si Nanay Cora, si Daryl Lim, para sila ang magte-text. Sila yung mga babati ng happy birthday, happy anniversary. Nagtalaga tayo ng mga pastor, mga leader sa bawat lugar. Sila ang mag-aasikaso rito. Nagtalaga tayo ng mga magpa-follow up sa FB. Nagtalaga tayo ng mga babati sa kanila ng happy birthday, happy anniversary. Kung sila'y nangihina ng lalamig, ipapalab sila sa umagitan ng text, FB, at sila'y puntahan. Amen po ba? Ginawa ko ng lahat eh. Kaya paalala lang uli ito. Saan ka nakarota? Magrota ka riyan. Nakatalaga ka sa FB? Sa FB ka. Nakatalaga ka sa mga text? Diyan ka. Eh, lingkod na niyo, paano po kung yung mga tinalaga ninyo siyang nangihina at nawawala? Iyon. At ikaw na mag-asikaso sa kanila. Asikasuhin natin sila. Amen po ba? Eh, nangyayari naman talaga yan eh. Ako nga lang ang hindi inaasikaso eh. Nangihina po ba kayo? Nanlalamig po ba kayo? May sakit po ba kayo? Wala nang ganun eh. Lingkod na Diyos, wala na ba kayong pera? Wala nang ganun eh. Meron nga ano eh. Alam ba ninyo na kapag kayo nagkakaroon ng alam nyo ba na kapag nakagawa kayo ng mali, nakagawa kayo ng hindi tama, alam nila ako ang head ninyo, kami nila mamaging ang head ninyo, ang pamilya namin ang head ninyo, Kingdom of Jesus Fellowship kayo. Alam nyo ba kung sino nga aatakihin nila? Ako, yung pamilya ko, ang kayo dyan, aatakihin kami. Opo. Tapahuba rito. Kaya na nga nung unang panahon, ang kanta ko, ako ang nasisisi, kami ang nasisisi, kami ang laging napagagalitan. Ikaw ang gumawa ng kasalanan, kami ang binabanatan.
Eh, tanggapin na natin yung katotohanan yan. We were shock absorbers. Tanggapin na natin ang katotohanan yan. Magugulat ka na lang. May mag-text sa'yo. May magpipilim sa'yo eh. Gugulat ka na lang eh. Oh, why me? Don't me. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind, like newborn babies, crave. Pag sinabing crave, yan talagang magnasa ka. Crave, crave. No? Pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Ano ba yung pure spiritual milk? Word of God. Amen po ba? Word of God. Kinakailangan daw mag-grow tayo. Amen? May tao pa ho ba rito? O, makinig kayong maigi sa akin. Nung ikaw ay minor de edad, iniunawa ka, iniintindi ka, pinapagpasensyahan ka. Nung ikaw ay bagong Kristiyano, iniintindi ka, iniunawa ka, pinagpapasensyahan ka. Nung ikaw ay bagong naglilingkod, inuunawa ka, iniintindi ka, pinapagpasensyahan ka. Pero nung ikaw ay nagmamature na espiritu, na lumugulang yung edad mo, ano ka na eh? Nagdibo ka na eh. O, tapos nasa legal age ka na, bumuboto ka na eh. O, tapos ano ka na eh? May test, matagal ka na rin sa Panginoon eh. Tamin mo na rin alam eh. No? Dapat, naguguro ka, di ba? Iniiwan mo na yung mga pambata, di ba? Iniiwan mo na yan. O. Eh, pag paulit-ulit na sinasabihan, hindi maganda yun. Eh, minsan alam ninyo, ewan ko ba kung magkaminsan, bakit ba may mga taong gustong manglahi sa iba't ibang babae? Ewan ko ba? Ano bang meron sa lahi nila? Ako, may mga kamag-anak din akong ganun. Dumami talaga karilyo. Totoo po yun. Meron pa akong, nagugulat na nga lang ako eh. Pinsan ko pa na ito. Ito, totoo. Ang dami kong namit na karilyo. Ano, malalaki na ako. Malalaki na kami. May tao pa ruba rito. Kaya dapat nung tayo'y bata pa, bulerot babaero tayo, dapat iniiwanan na natin yun eh. No? May tao pa ruba rito. Ano sumasagot? O tingin kayo sa akin, marami kasing lalaki, ang tingin nila sa babae, siopaw. Siopaw. Kawawa naman si girl. G-U-R-L. Girl. Kawawa naman si girl. Ginagawa lang siyang siopaw ni Intoy. Asadong-asado naman, hindi niya alam, bola-bola lang siya. Sipin ba yun? Asadong-asado si girl. E bola-bola lang naman siya. May tao pa ho ba rito? Girl, pag ang papayag na gawin lang siya, opaw. Siomay na. Ikaw, misa si girl, kawawa din naman si girl. Flex ko si girl, ha? Si girl din naman, kawawa rin naman. Dahil naniwala sa mga bola-bola, lahat ng kanya itataya sa manok na pula. Lahat ng nasa kanya itataya sa manok na pula. Sabi na kasi nila, love is blind, life is crazy, and love is ano. Kaya itataya, lahat ng sa kanya itataya niya sa manok na pula. Hindi ba awat eh? Hindi tatay, itataya ko sa manok na pula, mananalo ako rito. Huwag mo ko kawatin. No, I don't want to listen to anybody. I want to get my own to... sa manok na pula. Eh, ang problema ni girl, talo yung manok na pula. Itawa po ba? Relate ka. Yeah.
Kaya ang sabi ng Biblia, grow, di ba? Mag-grow ka. 1 Peter 2:1-3. Mag-grow ka. Pakanasain mo yung Word of God, mag-grow ka rito. Di ba sabi ko nga sa inyo, di ba, pag mga parents, mga magulang, pag sinasabihan mo ba yung anak mo, natutuwa ba siya sa lahat ng sinasabi mo? Hindi, di ba? O, pero tinutuloy mo, kasi nakamabuti sa kanya yun. Kayo bang mga guru eh, pag tinuturoan niyo mga estudyante niyo, natutuwa ba lahat ng mga estudyante ninyo? Hindi, pero tinutuloy niyo kasi alam ninyo, magkaroon sila ng better future in the end. Ganun din ang mga mangangaral, ganun din ang salita ng Diyos. Although minsan talagang painful talaga eh, masakit naman talaga eh. Parang nung nagpamasahe nga ako eh. Ay, masakit sir? Oo, sabi ko. Pero tiisin mo lang sir, pagkatapos niyan, okay. Pagkatapos na, oo nga oh. Yung mga, kasi nung nagpunta kami ng Thailand, eh, siyempre, merong mga operahan o bagong opera, may mga matatanda. Ako yung nagbitbit ng mga gamit nila. Pero ininda ko talaga yun, sa totoo lang. Sumakit yung ganito ko. Eh, hindi naman ako sanay eh. Ang mga binubuhat ko lang naman, Bible, ganyan. Yung mga tag-1,000, $1,000, mga ganun, 1 million. Eh, magbuhat ka ng ganun, sumakit talaga yung ganito ko talaga, ininda ko talaga. So, kinuha ko sa prayer, tapos nagpamasaya ko, yung nalis. Amen po ba? Eh, tao pa mo ba dito? Yung masahay, okay yun. Yung mga therapy, okay yun. Yung mga hilot, okay yun. Pwede rin naman yung mga doktor at mga gamot, pwede rin yun. Mga herbal, pwede rin yun. Ang bawal, albularyo at saka mantatawas. Bawal yun. Yung pupunta ka kay Mang Kepoy, bawal yun. Nasabihin ni Mang Kepoy, sige, magkatay ka ng ano, itim na manok. Yung dugo na itim na manok, ibuhos mo sa ganitong lugar, meron tong nuno, nuno sa punso. O kaya naman yung mantatawas, no? Yung kandila, papasuin yung gano'n, no? Eto, eto, naghugis na. O yan, ano mo, tinan mo yan? Yan, yan, ano yan? Ano yan? Tiba lang yan. Paniwalang paniwala ka naman. May tao pa ho pa rito. So, hindi po yun. Amen? 2 Peter 3:18, God wants us to grow, no? To mature. Yan. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa Body of Christ ngayon, merong lumabas from Singapore si Joseph Rings. Marami siyang magagandang aral. Pero ang mali sa aral niya, nanatili siya sa grace. At maraming pastor sa Pilipinas ang nananatili sa grace. Ang kaligtasan, Ephesians 2, 8 and 9. For by grace you have been saved through faith. Hindi ka sa relihiyon, hindi sa bautismo, hindi sa binyag, hindi sa kumpil, ka naliligtas. Kung hindi lamang sa awat habag biyaya ng Diyos nang ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabi ng mga iglesia ni Kristo, maging member ka namin. Pag hindi ka naging member namin, hindi ka papasok ng langit. Ganun din ang maraming relihiyon. Maging member ka namin, pag hindi ka naging member namin, hindi ka papasok ng langit. Pero ang sabi ng Ephesians 2:8-9, awa lang at biyaya habag lang ni Kristo kaya tayo naliligtas. Amen? Ang gagawin mo lang, panampalataya ka sa Kanya. Na siya ang Diyos, ang nagkatawang tao, na binayaran niya ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, kung magkagayon, ligtas tayo. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, 1 Peter 2:1 and 3, and 2 Peter 3:18, grow! Kaya ang Body of Christ, sa Singapore, meron si Joseph Prince, marami siyang magagandang aral, pero ang problema ni Joseph Prince, nanatili sa grace. Ayaw mag-grow. Ayaw lumago. Ganun ang maraming pastor sa Pilipinas din ngayon, nakikita ko yung aral nila, nanatili sa grace. Kasi alam niyo, marami kasing Pilipino, marami kasing pastor,
ang hilig sa foreigner eh. Nung dumating si Rick Warren, Rick Warren sila. Ang problema ni Rick Warren ngayon, hindi naman nagpipresent ang April sa Pai-Donatal si Rick Warren eh. Hindi naman nagpipresent ang senior eh. Kaya kahit Katoliko, ginagamit, manual nila yung kay Rick Warren. Ang problema ni Rick Warren ngayon, Christlam siya ngayon. Yan ang problema ng Body of Christ. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Huwag kayong marami na sa FB ngayon, puro kayo repos ng repos. Hindi nyo alam eh, kulto na sila at pakulto na yung mga yan. Ay minsan nga, meron akong nirepos, nakitang nirepos sa isang kapatid eh. Jehovah's Witnesses yung nirepos niya eh. Isipin mo yun. Isip-isip din pag may time. Ito na nga yung FB natin. Hindi na i-repos mo na i-repos. Hindi na i-share mo na i-share. Ika-pilip mo na ika-pilip yan. Eh na nga yung totoo eh. Nagpapakasakali ka pa sa iba. Eh ganyan ang maraming Pilipino. Ganyan ang maraming pastor at pastora ng mga Pilipinas eh. Pag darating yung mga Pilipino, ay mga nasa ibang bansa, nandun sila eh. At ito ang malaking kaibahan natin. Pag tayo umiikot ng buong Pilipinas, buong mundo, mas malakas ang anointing natin kaysa sa mga taga-ibang bansa. Nagugulat sila. Nagugulat sila. Umiikot tayo ng buong mundo sa pamamagitan ng ating pagkakaloob ng masaya. Narinig si Sister Lisa? Barya-barya binibigay niya noon, ngayon hindi na. At anong sabi niya? Tatapusin ko na, hindi lamang yung buo, patakbo na ako ng first fruits. Huwag ang papayag na nag-first fruits ka noon, nag-backslide ka, dapat paangat ka ng paangat. Pakinggan mo ito, nagkasala ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Nang hina ka ng lamiga, patatawarin ka ng Diyos. Pero mas gusto ng Diyos, huwag ka nang magkasala, huwag ka nang manghina, huwag ka nang manglamig, magtuloy-tuloy ka! Ang tanong ko, kada birthday mo, bumababa ba edad mo? Kada New Year, bumababa ba yung taon? O dapat spiritual din mo, tumataas din. Kaya nasyasyak ang marami pag umiikot tayo ng buong Pilipinas sa buong mundo eh. Saan kayo kumuha ng ganyang aral? Saan kayo kumuha ng ganyang buhay? Saan kayo kumuha ng ganyang anointing? Sino supporter ninyo? Nga sila eh. Ang mga supporter ko, yung sungki ang ipin. Totoo. Ang mga supporter ko, mga kapatid sa akin ng Jesus Fellowship, mahal nila ang Diyos. Susubo na lang nila, ibibigay pa nila. Nagtitiis, nagsasakripisyo. Nananalangin, nag-aayuno. Lakasan pa ninyo, kasi totoo lahat ng mga sinasabi ko. 21 and 22, anniversary natin. 26 to 29, Apostolic Conference, Katanduanes. Pagkatapos, ilipad ako ng Davao del Sur kasi nga may meeting ako sa mga San Leaders at naisip kong bisitahin ay Mindanao. Sendo na ako eh. Totoo pong lahat yan. Walang pagsisinungaling yan. Hindi pandaraya yan. We have to pray and fast like never before. We have to give like never before. Kaya kung ano yung tawag mo, bumalik ka. Actually, lahat ng mga taga-KODA, pinababalik na ng Panginoon, hindi babalik, that's it eh. Totoo. Lahat ng mga nahinat na wala na taga-KODA, pinababalik ng Panginoon. Ang hindi babalik, that's it. Hindi ako may sabi nun, ng Diyos. Amen po ba? At yung mga bumalik at nananatili, pinapayaman ng Panginoon. Pinapayaman ng Panginoon. Hindi pinapayabang, pinapayaman ng Panginoon. Shock nga sila, nagugulat nga sila eh. Kaya ngayon yung mga pinapaano kay Sister Ibon eh. Sister Ibon, ipanood mo sa kanila yan kahit man ng anniversary. Para makita nila. At kaya kayo, nakikinig mo ba kayo, kahit naka-attend na kayo rito, nasa FB yan, nasa YouTube yan, panoorin pa rin ninyo. At wala na kayong pagtuturo, yan na yan. Huwag na kayo maghanap na ipagtuturo, yan na yan eh. Kahit nga ipalabas mo na lang, mag-USB na lang kayo, mag-DVD na lang kayo, panood mo na lang sa kanila yan eh. Tapos na yan eh.
We have to pray and fast like never before. Sa totoong lahat yan. Ang KOJF, hindi pa bababa yan, pataas po yan. Ang lingkod ng Diyos, ang pamilya ko, hindi pa bababa yan, pataas po yan. Amin po ba? At ang may gawa po niyan, hindi tayo ang Diyos, mabuti ang Diyos. Ang sabi ko, mabuti ang Diyos. Ang napakan natin ang Panginoon. Kaya intoy. Tama na intoy. Girl, tama na girl. Flex kita girl. Flex kita intoy. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. At huwag mong kalimutan yung turo ng 2 Corinthians 8:7 last week. God wants us to excel in everything. 2 Corinthians 8:7. Tumantawa si Pablo sa mga taga-Korinto. As you excel in everything, ang saya-saya niya. But also excel in this grace of giving. As you excel in everything. May tao pa ho ba rito? God wants us to excel in everything. Para maranasan mo ang kabutihan ng Diyos at magsimula kang mag-mature at maging kagaya ni Kristo, kailangan mo ng mga ebanghelista. Ang mga ebanghelista, gagawa ng Himalayan, Himala, deliverance. Ang mga evangelist, ililigtas ka. In order for you to be saved, to grow spiritually, and to be matured, and to be like Christ. Pagkatapos mo sa mga evangelist, papasok ang pastor para alagaan ka. At magpatuloy ka sa kaligtasan mo, patuloy kang mag-grow and mature spiritually, and becoming like Christ. Pagkatapos papasok ang mga teacher, at ang mga teacher na ito ang tutulong sa pastor para magpatuloy ang iyong paglago at maging kagaya ka ni Kristo. At papasok ang mga propeta para lalong mag-mature ang body of Christ at maging kagaya ni Kristo. At gusto kong sabihin sa inyo, 1980s panahon ng mga prophets yan, and 1990s panahon ng mga apostles yan. At kaya ako umiikot buong mundo because I am an apostle of God. At hindi lang kayo ang dapat kong immature. Kinakailangan kong immature ang body of Christ all over the nations of the world. Kaya sa ayaw niya sa gusto, sa ayaw sa gusto, iniimbita nila ako, pinapapunta nila ako roon. Kaya sumuporta kayo kay hindi, may tutulong sa akin. Dahil ang tumawag sa akin, hindi ikaw, ang Diyos ang tumawag sa akin. Ilagay mo to ng malalim sa puso mo, hindi yung galing mo sa pag-aaral, kundi yung galing ng Diyos. Hindi yung galing mo sa pagkatrabaho at pagnonegosyo, kung hindi yung galing ng Diyos. Kaya anong sabi ng Colossians 1.28? Colossians 1.28, anong sabi dito? He is the one who proclaim, admonishing, and teaching everyone with all wisdom, so that you may present everyone, that we may present everyone fully mature in Christ. Not just mature, fully mature in Christ. Admonish. Anong sabihin ng admonish? With a warning hand. Pinapangaralan. Dinidisiplina. Tinitrain. Colossians 1.28. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. Totoo, di ba taga KOJF kayo, na wala kayo sa KOJF pansamantala, napunta kayo kung saan-saan church, kitang-kita nyo yung immaturity nila. Kitang-kita nyo yung buhay nila, yung karanasan nila, yung anointing nila, kitang-kita ninyo. Ganyan yung kapatid natin sa Japan. Anong sabi niya? Ang laki po talaga ng pagkakaiba.
hindi sa tinataas natin ng KOJ ang laki ng pagkakaiba. Yung buhay, yung aral, yung karanasan, yung anointing ng Panginoon. Nakikinig to ho pa tayo. Kaya kung talagang taga KOJF ka, kung talagang taga KOJF ka, totoong taga KOJF ka, babalik ka sa KOJF eh, hanap hanapin mo ito. Yung church na inagaw mo, dinibayit mo at ikaw ang naging head, ipapasakop mo uli yan eh. Diba? Papailalim mo uli yan. Aaminin mo yung katotohanan na hindi ka naman head. Na talagang hindi mo kaya. Pansamantalang nahiwalay, naligaw ka. At ganyan nga ang ginagawa ng Panginoon ngayon eh. At pati yung mga churches na walang tatay at yung mga tatay nila hindi ayos, nagpapakover na nga sa atin eh. Sagtambak na nga yung group chat ko eh. Hindi ko na nga malam, sinuunahin ko sa kanila eh. Sa dami na nga ng invitation, hindi ko na nga alam kung sinuunahin ko sa kanila eh. Sa dami nga ng position eh, kahit kasi school ni Joseph eh. Yung nilang maging presidente ako ng PTA eh. Sabi ko, wag na kasi graduating na si Joseph eh. Maglagay na lang kayo ng iba, ako. Okay lang sana kung si Joseph hindi pag-graduate. Pero ayaw pa rin, pinipilit pa rin ako. Nilagay pa rin akong head ng grade 11 at grade 12. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya yung mga aral na tinatanggap ninyo, hindi basta-basta aral yan eh. Hindi basta-basta buhay, hindi basta-basta anointing yan. Kaya dapat pahalagahan mo eh. Eh yung mga ginakain nila rin, wala eh. May tao pa ho ba rito? Di ba yung mga taga-Bisaya? Ang tagal niya nakailalim doon ah. Ganda pa lang simbahan nila. Pero backslide eh. Sabi ng Lord sa kanya, bumalik ka sa kayo dyan sa tatay mo. Matindi ko, iyak nang iyak. In fact, pati nga asawa niya, kinakontak ako eh. Isang araw, nandiyan po kaming lahat sa'yo. Totoo po! I'm not kidding! Hinaharang lang eh. Hindi mo maharang yan. Box. Naharang eh. Hinaharang ng mga arte sa apostol sa tamang aral eh. Hindi mo maharang yung box. Eh, ikaw nga mismo na lang haharang, backslide ka eh. Ang tagal na nga yun, ang tagal na nga nakakover doon, anong nangyayari? Eh, tao pa ako pa rito? Hindi nyo ba nakita yung mga pansamantalang nakalabas sa KOJF? Tinanong ko manamit kayo, mga umaati sa church nila yan, sa church nilang backslider, tinanong yung mga short ganyan. Totoo naman eh. Tinanong yung mga labas yung mga dibdib, labas mo ano-ano mga labas. Mga paikot-ikot lang naman ng church yun eh. Paikot-ikot lang sila. Wala naman silang malalim na ano. Tapos yung pagkatao nila, yung buhay nila, mga utangera lang naman yan eh. Totoo naman, hindi naman nagbabayad. Mga natatamatakas lang naman yan eh. Naghahanap na naman doon na naman mautangan eh. Ano yung sumasagot po? Kaya ang inaayos ng apostol, hindi lang ang church natin, ang body of Christ, the nations of the world. Eh, pagdating ko ng Thailand, ano sabi ng pastor natin doon? Excited na po ako sa pagdating ninyo, hindi po ako nakatulog. Pati misis na, nataranta nga eh. Kung saan-saan magagandang pasyalan, inikot ako eh. Kung saan-saan mamahalin ka, pakainan, pinakain ako, tinatad ako eh. Eh, pagkain pa naman ng Thai eh, sobrang anghang, grabe. May tao pa ho ba rito? Naghahanap ang mundo ng tamang aral, mga aral at tamang mensahe, tamang pagkapangyarihan, tamang anointing, tamang buhay. Kaya yung mga prayer and fasting ninyo, hindi nawawalan ng kabuluhan niya, ituloy niya. Yung mga pagpapalaw, pagbisita ninyo, hindi nawawalan ng kabuluhan niya. Lahat ng tulong ninyo, hindi nawawalan ng kabuluhan niya. Lahat ng inyong puri ng pagbibigay niyo, hindi nawawalan ng kabuluhan niya.
May tao pa ho ba rito? At dapat nga, nag-grow yan eh. Lumalago yan. Palago ng palago, nagle-level up. Amen po ba? Level up. Huwag kang manatili sa kinalalagyan mo. At di ka naman talaga dapat manatili sa kinalalagyan mo. Anong sabi ng Ephesians 4:11-13? Ephesians 4:11-13. So Christ Himself gave the bishops. Amen? Amen. Anong amen mo nagsasabi mo? Hindi ka nagbabasa eh. So Christ Himself gave the Pope, the Imam, the Madres. So Christ Himself gave the Apostles, the Prophets, the Evangelists, the Pastors, and the Teachers. Hindi siya nagbigay ng Archbishop, Cardinal. Hindi siya nagbigay ng ganyan. Ang ibinigay ng Diyos ay Apostol, Propeta, Evangelista, Personal Group. Eh nung nandun nga ako sa Pasay, nakaupo nga lang akong ganun eh. Doon ako pinapaupo sa upo ang ganun. Hindi na ako umupuro. Eh. Dito po kayo, hindi na ako umupuro. Dito na ako sa mama sa marami-rami. Eh, hindi ko rin naman sila kilala ron eh. Dito ako sa mama. Ang tawag sa akin, Apostol, Apostol. Oh. Hindi ko naman sinasabi sa kanila na Apostol ako. Yung pagka-apostol, nakikita yan sa buhay, sa aral, sa kapangyarihan, sa turo. May tao pa ho ba rito? Kaya akala ng mga box, mapipigil nila yung kongregasyon nila na umupo sa akin at marating tayo sa kanila. Box, hindi mo mapipigil yan, box. Gusto kong sabihin sa inyo, box, hindi mo mapipigil yan. Huwag ka masyadong insecure, box. Tapos ka na, box eh. Eh, ako naman yung mga apostol naman ang dumating. Amen po ba? At darating talaga tayo. Hello? Christ Himself gave the apostles, the prophets. Sino nagbigay? Si Kristo mismo. The evangelists, the pastors, and teachers. Number one, to equip His people for works of service. To equip. Ay, hindi ka naman magiging kagamit-gamit kung hindi ka ma-equip eh. Kailangan ma-equip ka muna, matrain ka muna para maging kagamit-gamit ka. So that the body of Christ may be built up. Yung maitindig yung katawan ni Kristo. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, pagsabi mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Iyon. Kinakailangan masay, mag-grow, mag-mature, at maging kagaya ni Kristo. May tao pa ba? Iyan tayo. Kaya kailangan talaga ang apostol. May mga lugar, probinsya, bansa na nakarating ako. Tamang aral, tamang kapangyarihan, naranasan nila. Ang akala nila, kaya nilang ituro yun. Ang akala nila, kaya nilang gawin, akala nila, yung transfer sa kanilang kapangyarihan, na in part, I mean, akala nila magtutuloy-tuloy yun. Pero isang araw, hindi pala. Ako po, nagpapalit lang kay Lord eh. Ang dami kong lugar na gustong puntahan pero hinahayaan ko lang si Lord na mag-lead. At kung saan ako ililid ng Lord, pahala na. May tao pa ho ba rin? Kaya ipanalangin natin at iniimbit yung mga nakikinig at nanonood, iniimbitahan natin mga taga-Kabikulan, Albay, at mga iba't iba pang lugar ng Kabikulan. 2 days yung ating apostolic conference at naaatin na ng different churches, different pastors sa Dera Catanduanes. So kinukuha kito po kay Pastora Irene yung eksaktong lugar o eksaktong kung saan magdaraos. Si Pastora Irene nag-aasikaso ron. May tao pa ho ba dito?
Kaya nilagay ng Diyos ang propeta, ebanghelista, pastor, guro upang tayo maligtas, mag-grow, mag-mature at maging kagaya ni Kristo. Alam mo bang si Epaphras ay isang pastor? Si Epaphras ay isang founder ng church. Listen very carefully. Ang nagtayo ng Colossian Church ay hindi si Pablo, si Epaphras. Nakikinig pa ba tayo? Pero, listen very carefully. Listen ha. Ang nagtayo ng Colossian Church ay hindi si Pablo, si Epaphras. Kahit na si Epaphras ang nagtayo ng Colossian Church, pero alam ni Epaphras na hindi siya head. Amen po ba? Pinasakop niya ang Colossian Church kay Apostol Pablo. Maaari yung mga ilang chapter natin or ating authors, mga Bible study, ikaw ang nagtayo niyan, hindi ako. Amen po ba? Pero dapat ipailalim mo rito yan kay Apostol. Amen. Huwag mo nga angkinin niya. Ako naman ang nagtayo niyan eh. Ako naman ang nag-raise ng mga gitarang yan eh. Ng mga ganyan-ganyan eh. Ako naman ang kumausap niya sa mga supporter na yan eh. Kahit pa. Amen po ba? Nakikinig ko ba tayo? Tanggapin mo ang katotohanan, hindi mo calling yan. Hindi mo tawag yan. Be humble. Yan ang nagiging cause ng division eh. Ako nag-evangelist yan eh. Supporter na ngayon yan eh. Tapos, punay lang ang supporter sa church, may lagi pang laki kay Apostol. Ako wala. Ihiwalay na kita, magkatayo tayo sa sarili natin, church. And this is true, nangyayari yan. Huwag kang matulog. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo nga ako kinakausap, tulog ka naman. Okay, ikaw ang nakapag-evangelize dyan, ikaw ang nakakuha ng supporter na yan, ikaw ang kumausap dyan para sumuporta sa atin, ikaw ang nagtayo ng bago sa atin o nang gawain dyan. Pasakop mo pa rin yan. Amen po ba? Hindi mo naman tama, hindi mo naman calling yan eh. At ganyan ang maraming Diyos, maraming pastor ngayon, nagpapasakop ngayon, pinapasakop ngayon sa atin. Amen? Kasi alam nila yung tawag nila, alam nila yung calling nila. At patuloy ang pag-ikot natin buong Pilipinas at buong mundo. Amen? Kaya isang araw magugulat ka eh. Mag-aaroon tayo ng conference. Mag-aaroon ng anniversary tayo. Magugulat ka. This is very, very true. Biglang may atin kinky ang buhok. Hindi yun ita, ha? Galing yun ng Africa. I'm not kidding. Eh ngayon nga lang, nagugulat ka na nga lang eh. Isipin mo, meron tayong apostolic conference sa ganito eh. Na sabi nga ni Sister Dedel eh, na may private magnabuhay at may private na cellphone na may private AP, private na private talaga eh. Ayaw niya pakialaman siya eh. Ano sa private na private talaga, maraming kanya private eh. Sabi nga niya eh, nung nag-prophesy ang lingkod ng Diyos na iikot ng buong Pilipinas sa buong mundo, totoo nga talaga. Sabi nga. Ang kinausap ko nga ay marami. Magkaroon ka ng private na FB mo. Eh, yung private na FB mo, para pampamilya mo lang. Ayaw kayo lang dyan. Para kahit ano i-post mo dyan, nakakaintindihan kayo, kaya kailan ng pamilya mo. Amen? Kahit ano i-post mo dyan. Kahit anong lasing hugot ang inapos mo dyan. Pamilya mo lang yan eh. Pero pagkasa, magkaroon ka rin ng FB, nakasama mo mga kapatiran. Amen? O mga ibang kamag-anak mo. Kasi sayang mo sa gusto. May magbe-friend request sa'yo eh, ng mga kaibigan mo, kapatiran mo sa ganito, nasisiyahan sa'yo. Eh, magkaroon ka ng panibagong FB. Tapos, huwag ka nang maghugot-hugot dun. Huwag ka nang kung ano-anong pinapinapos mo ron. Sige! Magkampi-kampi kayo! Hindi po ka nagbibiro. Magkaroon ka ng sarili mong FB, private yun kayo ng pamilya mo, mag-awit-awit ka rin, bahala kayo. Magbato ka ngayon ako, ano rin, bahala kayo. Pero magkaroon ka rin isang FB mo na i-open mo na sa mga kapatiran, sa mga kaibigan, classmate. Huwag ka na magangawa pa rin. Pati yung problema mo sa asawa mo, ipupos mo pa rin. Problema mo sa anak mo, ipupos mo pa rin.
dinda na sa pamilya mo yun, kayo na lang yun. Diba? Magkaroon kayo ng GC ng pamilya mo. Ayun, pag mag-aaroon ka ng GC na marami eh, ano, wag ka nang nagyaan mo nun, even po ba? Nakakapaho ba rito? Totoo po yun, good advice yun. Pakasabi, good advice. Good advice. Pero umagami siya, hindi matanggap ng marami. Alam mo yung artista, sa ayaw nila sa gusto, artista yan eh, public figure yan eh, di ba? Ang gusto, artista ka eh. Basketballista ka. O politician ka. Pwede rin ay katoro ng public figure ka eh. Minsan pag Kristiyano ka, na naglilingkod ka sa Diyos, hindi mo naman sabi yung privado buhay mo eh. Totoo lang. Minsan nga lahat sa'yo, kinakalkal eh. Pati nga, bituka mo, kinakalkal eh. May tao pa ako ba rito? Pakisabi po natin, good advice. Good advice. Pati bata, good advice eh. Sa Colossians, tingnan natin sa Colossians, si Epaphras. Sino nag-plant ng Colossian Church? Si Epaphras. Kaya nga maraming division eh. Ako naman ang nag-evangelize din ah. Ako naman nagtayo ng church na yan ah. Ako naman nakakuha ng supporter niya. Ako naman dumalaw niya na. Hindi niya matanggap na sarili niya. Na under siya ng King of Jesus Fellowship. May tao pa ho ba rito? At di naman talaga siya head. Colossians 4.12. Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer. Pakisabi, wrestling in prayer. Ito ang mga intercessor at mga prayer warrior, nakikipag-wrestling. Tinutumbas si Satanas. Nakikipag-wrestling laban sa mga disobedience. Laban sa mga gawa ng kadiliman. Kaya yung mga intercessor, mga prayer warrior, kung isa, maingay yan. Magalaw yan, makikinig siya. May tao pa ho ba rito? Kaya sabi ko nga minsan sa mga nagkakaedad na, at saka kung magka minsan eh, hindi naman effective sa maraming ginagawa nila. Isa naman sabi ko, ititutong totoo at di ako nagbibiro. Huwag kang magalit dito at huwag kang magre-rebelde rito. Mag-pray and fast ka ng matindi. At sumama ka ng manalim sa intercession. Amen po ba? Habulutin natin yung mga mahal natin sa buhay na nasa kadiliman. Habulutin natin sa kamay ng Satanas. Yung mga kaibigan, classmates, kamag-anakan natin, ang bayang Pilipinas, habulutin natin. Ang body of Christ, habulutin natin. Yung mga kasalapi na ginagamit lang kung saan-saan, hablutin natin yan. Amen po ba? Kaya huwag kang nagpapaniwala sa mararami rin ng mga kamag-anak mo. Aating ka ng kay OJF, bigay ka ng bigay lang naman dyan eh. Ang sabihin mo sa kanya, kaya nga dumadami ang buhay, kaya nga tayo pinapagpala ng Diyos kasi nagbibigay tayo eh. E tao pa ho ba rito? Sino rito ang nagkaroon ng lupa na hindi mo inutang? Sino rito ang nagkaroon ng sasakyan na hindi mo inutang? Gusto mo bang makaraos ka na talagang nagkakaroon ka ng pag-aari hindi utang? Okay, nagkaroon ka ng pag-aari, inutang mo. Amen po ba? Nakautang ka. Tama po ba? Okay din naman yan. At least nagkaroon ka ng pag-aari kahit utang. Baka gusto mo namang subukan na magkaroon ka ng pag-aari hindi ka namumutang. Ibigay mo ng may katapatan ng ikapumutan doon. At yung mga pangako mo sa KJ, pangako mo sa pamilya, mga pangako mo sa akin, ibigay mo. Hindi ka na makumutang kahit kailan. Amen! Alam mo yung mga utang, hindi naman masama yung mga utang eh. Pero yung mamamatay ka na lang, mag-rapture na lang, puro,
patuloy ka pa rin nangungutang, mayroon ka namang mag-aalit sa akin. Di ba, pwede namang mag-level up ka, di ba? Ano sumasagot? Pwede mo namang kausapin ng Lord eh. Lord, pwede po bang magkaroon ako ng bahay lupa sa sakyan na hindi na uutangin? Nasabihin ng Diyos, talaga naman. Bakit, inuutang ko ba buhay mo? Tao pa ho ba rito? Hindi masama mangutang, binabayaran mo naman, wala namang interest. Nagkakaroon ka naman. Pero magra-rapture na lang, mamamatay ka na lang, hanggang ngayon, utang ka pa rin. Huwag ka magkakagalit sa akin. Flex lang kita. Flex mo rin ako. Eh, di ba ang ganda nung ano? Di ba ang ganda nung umaasa ka? Tapos habang tumatagal, hindi ka naman umaasa, ikaw naman na nagbibigay sa mga nanay mo, magulang mo, kapatid mo. Hindi yung pambira, may anak ka na, may apo ka na, lahat-lahat, asa ka pa rin sa magulang mo. Flex lang kita. Kaya yung magulang mo, ugod-ugod na, nagtrabaho pa rin eh. Bakit? Eh, anak ko eh. Maraming, nag-asawa, nag-anak, nag-apo. Sa akin pa rin umaasa. Hindi ko naman matiis. Sarili kong dugo. Maniwala kayo sa akin, ang magulang, hindi nakakatiis. Ang dami. Misa, hindi lang nagsasawal ng gibuy, ay, hindi lang nagsasawal ng gibulang yan. Pero, hindi makatiis yan. Kahit na, ako na sa tuhod, ako na sa sakong, ako na sa talambakan. Ay, haasikasuhin pa rin. Hindi matiis. Kitao pa ho ba rito? Kaya parang yung pinuntahan namin house blessing kahapon, ni Joseph. Yung kanilang pinatayo, hindi para sa kanila eh. Para sa mga anak nila, mag-asawa, mag-ina po. Kaya flex ko lang yung mga asa pa rin ang asa, kinanay, kitatay. Eh baka naman isang araw, ikaw naman ang ipasyal mo naman yung tatay mo, ay yung nanay mo, kahit ba nandiyan sa Eco Park. At least may kabayo ron, di ba? May horseback riding doon. Nangiti kayo, no? Pero totoo. Ganun yun. Amen po ba? Yeah. Romans 8:29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed in the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Sa Romans 8:29, isa lang ang nais ng Lord: maligtas ka, mag-grow ka and mature spiritually, amen, at maging kagaya niya. Sa rapture of the church, gayang-gaya na niya tayo, pares na niya tayo. Meron tayong heavenly bodies. Kaya habang nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, gusto ng Diyos, maging kagaya na niya tayo sa ugali at pagkatao. Makinig kayong maigi. Pag nasa langit na tayo, anong gagawin mo ron? Meron pa rin ganito sa langit. May awitan, may tugtugan, may sayawan, merong preaching, may makikinig ka pa rin. Kaya kung dito, tamad kang umatin, late kang umatin, nagmamadilig kang umatin, hindi ka pwede sa langit. Kasi sa langit, wala ka rong pupukpukin. Sa langit, wala ka rong idadrive. Sa langit, wala ka rong lulutuin. Ang gagawin na lang doon ay makinig, kumawin, sumayang, maglingkod sa Diyos. Ganun ang buhay sa langit. Kaya dapat, sanayin mo ang sarili mo kahit mahahabang service. Hindi ka dapat nagmamadali. Ba't ka nagmamadali? Eh, kasi may meeting pa ako eh. Eh, sa langit walang meeting. Ba't ka nagmamadali? Mamamalingki pa kasi ako eh. Darating na yung mister ko. Galing ng trabaho yun.
Bakit di ka atin? May pinupukpok ako eh. Sa langit wala nang lahat yan. Na habang nabubuhay tayo rito, sinasanay tayo ng Diyos. Na ang buhay mo na lang ay umawit, tumugtog, sumayang, maglingkod, makinig, mangaral. Bakit sa langit, ito na lang buhay natin. Yan pa rin ba ang ayos ang mukha mo sa langit? Hindi ko alam. Kung ayaw mo na yan, mag-request ka. Sabihin, Lord, baguhin mo. Bahala ka. Yan pa rin ba ang height mo sa langit? Hindi ko rin alam. Mag-request ka kung ayaw mo ng height mo na yan. Pero ang sinasabi ko, tuloy ang buhay sa langit. May awitan, may tugtugan, may sayawan, may pangaral. Tuloy ang buhay sa langit. Wala lang doon luto, walang labaron, walang kula, walang plancha, wala rong aral, wala rong pukpok, wala rong drive. Kaya pag ang mundo sinasanay ng Panginoon sa ganitong uri ng pamumuhay, magsanay na. Kasi pag hindi ka nasanay, hindi ka natanggapin ng langit. Ano ginagawa mo rito? Hindi ka naman nakaduot, nakasuot ng wedding garment, ng damit pang kasalan. You are not yet ready. Ano mang okasyon na pupuntahan mo, tama? Ang suot mo, depende sa okasyon. Inimbitahan ang lahat na pumunta sa kasalan. Kahit di sila qualified, nakarating. Ang problema, hindi nakasuot ng damit pang kasal. Ano ginagawa mo rito? Ba't hindi ka nakadamit ng pangkasal? Eh, alam mo namang kasalan ang pinuntahan mo. Eh, gusto mo pa lang pumunta ng langit eh. Eh, di maghanda ka na pupunta ng langit. Paano ka pupunta ng langit? Di magpakabanal ka. Bitawan mo na lahat ng dapat bitawan. Alisan, iwanan mo na lahat ng dapat iwanan. Kasi hindi mo kailangan sa langit yan eh. Walang red horse sa langit. Walang double light sa langit. Yung mga sinasayaw mo na yan, hindi natatanggapin sa langit yan. Kaya habang nabubuhay tayo, sinasanay tayo ng mamuhay ng langit. Alam niyo ba, ang marami akong nakakasama sa misyon, makikita mo ang babaw ng aral, ang babaw ng pamumuhay, ang babaw ng awit at ang babaw ng tugtugan. Kapababaw, kaya pag dumating tayo rin, nasyak na mga, nasyak silip. Nagiginig pa po tayo. Kaya yung mabababaw na pamumuhay, bitawan na natin yan. Amen po ba? Alisan, iwanan na natin yan. Kaya sabi ng Romans 8:29, ang nais ng Diyos, maging gagaya tayo ni Kristo. Tularan natin si Kristo. May tao pa po ba rito? At dito na ako magwawakas. Ay lingkod ng Diyos, ano ba ang nagiging hadlang? Bakit ba hindi naliligtas, hindi nagugro, hindi nagmamatyo, hindi nagiging gagaya ni Kristo ang mga tao? Naalala ninyo yung merong naghasig ng binhi sa banal na kasulatan, di ba? Yung binhi yun, salita ng Diyos. At hindi lahat ng nahasigan ng binhi ay naligtas at naglumago, di ba? Pero merong nahasikan ng binji, di ba? Naligtas, naglumago, nag-grow, di ba? So bakit yung mga iba? Eh parehas lang naman na binhi yan. Kahit saan naman ako pumunta, parehas naman yung aral, parehas naman yung anointing. Hindi ko binago ang aral ko kahit saan ako pumunta. Ang anointing hindi iniba, hindi binago. Ang kasuotan ko hindi ko iniba, hindi ko binago, parehas pa rin. Yung mukha ko, ito pa rin. Ang response ng tao, hindi pare-parehas. Kumina ba yung anointing ni Jesus? Hindi. Pero sa sariling bayan niya, hindi siya makagawa ng himala. Because of unbelief. May tao pa ho ba rito? Ito, sa Luke 8:14. Ito yung hadlang, yung mga hadlang. Meron pa kayong alam na hadlang eh. Kasi hinahadlangan din kayo, iba hinadlangan din eh. Sa Luke 8:14, the seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way,
they ate chalk. Nakikinig pa ho ba tayo? By life worries. Pakisabi worry. Pag-aalala. Bakit di ka attend? Hindi ka maglilingkod, hindi ka magpo-full-time, hindi ka magkakaloob, hindi ka magbibigay. Punong-puno ng pag-aalala. Pag-aalala. Baka magluto, baka magalit si ganito, baka hindi bumalik, baka hindi mabuhay, hindi makapag-aral si ganito, hindi makapagtapos si ganito, di ba? Baka hindi kayanin, baka hindi samahan ni Lord, baka hindi pagtagumpay ni Lord, punong-puno ng pag-aalala. Pag hindi ka tinatawag mag-full-time, huwag kang mag-full-time. Pag tinatawag mo mag-full-time, hindi mag-full-time ka. Kahit na anong ilalagay, pagdadalan sa iyo ng Lord, kahit na anong tawag mo, sasamahan ka ni Lord. Pag may binigay ka, ibabalik ni Lord. Amen? Pag may pinagawa si Lord, pagtatagumpayin ka ni Lord. Kaya number one, the hindrance to salvation, the spiritual growth and maturity, and the hindrance to becoming like Christ, number one, worry. Pag-aalala. Alam mo yan eh. Ba't di mo may ibigay passports mo? Baka hindi bumalik eh. Bakit di mo may ibigay tayo mo? Baka hindi bumalik eh. Bakit di mo may bitawan ng ganito? Boko, puro baka. Puno ng pag-aalala. Worry. Hello? Natututo ba tayo? Number two, riches. Kayamanan, love for money, love for possession, love for crown, love for wealth. Hindi ka makadalo. Baka mawalan akong trabaho eh. Baka mawalan akong negosyo eh. Baka hindi ako pumasa eh. Pati ka makapaglikot, et cetera, kasi takot siya na mawalan ng pera, kayamanan, kasaganaan. Ang tanong ko sa inyo, ang Jollibee ba kumukonti? Ang McDo ba kumukonti? Ang Watson's ba kumukonti? Ano nila? Gusto nilang mag-acquire ng property and wealth. Pero ang sabi ng Biblia, kung magtatanim kayo ng kayamanan, huwag sa lupa, sa langit. Kakanin lang ng tanga yan. Riches and wealth. Honor, pay, possession. So, bakit di mo mapagamit yung sasakyan mo? Eh, kung huli naman na may pisyong gulong, mag-esgar, eto na. Kaya itong anniversary ito, paggamit mo buhay mo, paggamit mo lahat. Papalitan ng Diyos yan, sobra-sobra pa. Lahat. Talento mo, everything. Kausapin nyo na lahat. Men, saan tayo? Women, saan tayo? Youth, saan tayo? Anong kaya natin? Huwag mo i-exempt yung sarili mo. Kilos ka. Maging sa conference natin sa Bicol, kilos ka. Hanggang pag-ikot ko sa buong Pilipinas, buong mundo, ganun ka, kilos ka. Amin mo ba? Walang sumasagot, tulong ka. Walang maibigay na pera, prayer and fasting. Huwag kang magpapa-imprenta ng invitasyon. Magpapa-imprenta ka ng invitasyon na hindi mabasa pagkaitim-itim. Tapos kukunti pa. Tama na yan, mag-level up ka. Amen? Pakisabi lang na. Ay, wishin mo yung nababasa. Maayos, makinang. Marami! Pakisabi, level up! I-level up po lahat. Banner, brochure, slides. Level up! When I was a child, I talk like a child. I reason like a child. Pero level up na. Banner mo, parehas pa rin. Invitation mo, brochure mo, parehas pa rin. Slides mo, parehas pa rin. Amunin mo sarili mo, Order Visual Ministry. Ano bang ipapakita mo sa anniversary? Level up! Children, level up! Youth, level up! Men's, women's, level up! Amen? Ano sumasagot? Yung mga mag-aayos dyan, level up! Level up! Hindi yung amaman gahapon sa platong sutanghon. Hindi ganun. Tapusin na yan. May barbara.
Kukuha ka ng t-shirt, di ka magbabayad. Kukuha ka ng kalendaryo, di ka magbabayad. Level up! Kaya sabi, level up! Usap-usap yung men's! Usap-usap yung mga women's! Mga kabataan, mga children, mga special numbers! Level up! Level up! Level up! Hindi sinabi stagnant, backslide. Level up! May kinig pa ba tayo? Huwag ka nang maghintay pa. Gusto kong kalabitin ako eh, parang may gawin ako. Ikaw ang makalabit. Anong humahadlang? Pag-aalala. Mga kayamanan. Kasaganaan. Mga pera. Possession. And lastly, pleasure. Naliligayahan si girl, si bolero. Hindi niya maiwan. Si bolero, naging naliligayahan ng paasado at bola-bola. Pleasure. Yung laman ba? Yung nagpapaligaya, yung nakikiliti siya. Pleasure. May nagpapaligay, nagpapasaya sa kanya. Pleasure. Mga puro pang labas senses. Pleasure. Itong taong ito nagpapasaya sa akin. Sa kanya ako masaya. Pagkasama ko siya, ang saya-saya ko. Matukong kami ng impyerno ng dalawa. Itong mga ginagawa ko, nagpapasaya sa akin ito. Nagpapasaya sa'yo, pero hindi ka naman nag-grow spiritually, hindi ka naman papasok ng langit, hindi ka naman ligtas. Amen. Nagpapasaya sa'yo, pero pamilya mo, nasasayahan ba? Nagadugo. O, kita mo, tatawa si Shen. Nag-birthday ka ba? Ha? Hindi mo naman ako in-invite. Birthday kayo nag-birthday, hindi naman kayo in-invitan. Nag-birthday lang. Oy, batiin niyo yung mga nag-birthday, si Shem at saka si Bella, si Pastora Elma, nag-birthday, si Ate Merz, nag-birthday. Sino pa yung mga nag-birthday? Kamayan yung lahat mamaya yan, ha? Kahit di tayo inimbitahan ng mga yan. Pribadong buhay. Ay, joke na. Bakit ikaw lingutan niyo, sag-iimbita ka ba? Uy, kung nga nag-aanda eh. Ay, joke lang. So, ano yung mga hindrances? Worry. Pag-aalala, ang daming kinakabahan, kinakatakutan, mga negative na mangyayari. Pag tinanggap ko si Christ bilang Lord and Savior ng buhay ko, pag iniwanan ko ang bisyo sa kasalanan, pag nagpakabanal ako, umatay na ako, nagbigay ako ng tithes, offering for fruits, pag naglingkod ako sa Diyos, ang daming ang pinag-aalala, puro pangit, negatibo. Pangalawa, yung riches, yung wealth, honor, fame, possession, yung karangalang pang lupa. Baka hindi na ako ganito eh, baka hindi na ako belonging. Ganyan. And thirdly, lastly, pleasure. Yung kalaman, yan yung hindi maiwan ng marami. Ang maraming church ngayon eh. Diba? Marami na mga artista born again, diba? Artista, basketballista, politician, boksengero, bongangera. Mga born again din naman yan eh. Pero hindi nila iniwanan yung kanilang ginagawa, diba? Ano pa rin? Dami niyan. Born again sila, pero hindi nagmamadyo, hindi nag-grow. Yes. Ang dami pong artista born again, ang daming singer born again, ang daming basketballista, boksingero, politician born again, pero hindi sila nag-grow. Marami silang hindi kayang isuko. Kaya nga ang preaching ko, nakabababaw eh. Hindi nga malalim eh. Natatakot siya na mag-preach ng katotohanan eh. Pero hindi papayag ang Lord na ang katotohanan ay hindi maipangaral. At magpasalamat tayo sa Diyos. Ito sabi sa akin ng Lord eh. Anak, silang mauuna pero ikaw ang tatapos. Ang hindi nila nagawa, ikaw ang gagawa. At sa pagpunta mo sa kanila, ako mismo ang makikita nila at gagalaw sa buhay nila.
Amen? So, ang pabagat ng ating mensahe, gusto ng Diyos na maligtas ka, mag-grow ka, and mature spiritually at maging kagaya ni Kristo. Ano-ano yung mga hadlang? Worry. Number two, riches, wealth, honor, fame. And number three, bless you. Yung nagpapasaya sa Kanya na hindi naman nakakatulong sa spiritual niya, sa pamilya niya, sa paglilingkod niya sa Diyos, hindi siya nagutulong. Spiritual at hindi nagigigayin. Tayo natin tumayo. I know a love. Ng galing mo. Huwag na huwag mong hindi ibubuhos ang galing mo, hinihiling ko sa iyo. Pero wala kang higit na aasahan kundi ang Diyos. Nagsimula tayo nung Sunday, excel in everything. Tinuloy natin ngayon. Iwanan mo na yung pagkabata. May progression eh. Huwag mong tingnan yung hindi nagpa-progress. Ikaw ang mag-progress at maging magandang halimbawa ka sa kanila. Brethren, naghahanap lang sila ng susundan. At nakakita na po sila ng susundan tayo yun. Nakakita na po sila ng pakikinggan. Ako'y nagagalak sa buhay na ito. Malalaking tao ng mundo. Pero nakikinig ng payo ko. Malalaking tao ng mundo, nakikinig ng aral ko. Malalaking tao ng mundo, hinihingi ang prayer ko. Malalaking tao ng mundo, hinihintay ang pagdating ko sa kanila. We have to pray like never before. We have to fast like never before. And convince ourselves to give our lives more to Jesus. At kumbinsihin pa ang marami to give our lives more to Jesus. Commitment. Hindi ka satisfied sa kanila.
nilalagyan mo. We want more from God and for God. We want more to receive from God, to receive more from God, and to do more for God. Alam mo si Hannah, si Anna ng New Testament, matanda na senior citizen na, pero hindi na mahiga. Nag-pray and pa siya ng walang tigil. Hindi ka dapat na mahinga ng pagbibigay ng tithes offerings at first fruits ng pagkakaloob ng bahay sa sakyan lupa gamit para sa Panginoon. Hindi ka dapat na mahinga sa pagpipless. Sige po, if you want to cry, just cry. Mamayaan mo kalabat ka ng likod at harapan ang katabi mo. Sige, kahit na walang amit, tuloy lang yung dugtong dahil i-release mo lang ng matindihan. Lahat ng pangarap mo sa praise and worship ministry, pati mga gamit, ibuhos mo. Hingin mo sa Diyos at ibibigay ng Lord sa obra pa. Alam mo kung sa praise and worship ministry ka, marami kang magagandang pangarap sa praise and worship ministry. Hingin mo sa Diyos, ibibigay ng Diyos yan. Nasa dance and tambourine ministry ka, marami kang magagandang pangarap para rin. Hingin mo sa Diyos, ibibigay ng Diyos yan. Nasa audiovisual ministry ka, hingin mo sa Diyos, lahat yan, ibibigay ng Diyos yan. Sound system, minsan, ibibigay ng Diyos lahat yan. Everything, kung ano yung kulang sa ministry mo, under ng kita Diyos fellowship, hingin mo sa Diyos, ibibigay ng Diyos yan. Kasama kita sa pangarap sa Pilipinas, sa buong mundo, hingin natin sa Diyos, ibibigay ng Diyos yan. Isa tayo ng pangarap. Oh, Father, just let it go. Father, just let it go. Just let it go. Just play the instrument and just let it go, Father God. Walang nitilang manatingit na kanya mo at nakapikit. Taas mo, makay mo, patungan ng langit. Come on, cry out for more. Pray and fast for more. Desire more for Jesus. Noon, hindi nagtitinibisar si Jesus at hindi para kay Jesus, pero iba na ngayon. At kapatid kita, maraming naglilingkod para lang sa sarili nila. Pero hindi tayo ganun. Oo, marami tayong gustong marating at makamit. Misang matitindi. At parang layo at luha sa tingin ng marami, pero hindi ganun. Ang hingin ng ang lahat yan ay para kayo. Sige po. Hingin mo masarap na pagkain. Hingin mo masarap na kasuotan. Pero hingin mo magandang sasakyan, magandang pananamit, magandang instrumento. Hingin mo magandang iglesia, magandang church, magandang gamit, magandang computer, magandang audio, magandang lahat hingin mo. Bibigyan ng Diyos yan at binibigyan ng Diyos yan. Hingin mo ang lakalakasan ng kalusugan ng mataas ng Great Scholarship. Hingin mo ang honor, bibigyan ng Diyos yan for the glory of God. Gusto ng Diyos yan. Karamihan lang ang tao pero alisin ng Diyos lahat yan. Sabagat alam na Diyos ang buhay po sa isip natin. Kung meron nagbe-birthday, hingin mo si Jesus para sa Kanya. At kung ikaw ang nagbe-birthday, si Jesus ang hingin mo para sa iyo. Maraming umaawit, tumututus, sumasayaw lang. Pero dapat ginagawa mo yan para kay Jesus. Hindi dahil sa awit, tumutuk at sayaw lang. At lahat ng ginagawa mo dapat para kay Jesus. Nag-aaral ka para kay Jesus. Everything para kay Jesus. At kung para kay Jesus yan, tutulungan ka ni Jesus! At pagtatagumpayin ka ni Jesus.
hindi umaasa sa kanilang sariling kalakasan at sa kalakasan ng kung sino pa man, kundi umaasa sa iyo lamang. Hindi umaasa sa kanilang galing talino at pinagkakanan, kundi sa iyo lamang. Father, just let it blow! Abutin mo, Panginoon, lahat ng sulok ng Luzon. Abutin mo lahat ng sulok ng Bisaya. Abutin mo lahat ng sulok ng Mindanao. Abutin mo lahat ng sulok ng Asia, ng Africa, ng Amerika, ng Australia, lahat ng kontinente sa buong mundo. Hallelujah! Ipapag-pray ko na ang katalinuhan ni Jesus sa isang may iyo, ang karunungan at kaalaman ni Jesus sa isang may iyo, ang kalakasan at kalusugan ni Jesus sa isang may iyo. Kasi gagamitin mo yan at ibibigay mo lahat ng karangalan, kalawalakayan kay Jesus eh. Ipapag-pray ko na ang mga sasakyan ay sumayo, magandang bahay ay sumayo kasi para kay Jesus yan eh. Ipapag-pray ko na marami sa lapi, maraming negosyo ay sumayo kasi gagamitin mo kay Jesus yan eh. Ipapag-pray ko pati hindi mo hinihingi ay ibigay ni Lord sa iyo. Kasi ibibigay mo yan para sa karangalan ni Jesus. Huwag kang didilat ha. Isa lang ang hilingin ko sa iyo, huwag kang didilat. Wala kang gagalawin, kakalabitin, kakapitan ng sino pa man. Mag-concentrate ka ng sarili mo. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, let it blow! Thank you.
balikan, kung gusto mong dagdagan pa yung kukunin mo, pangkuha mo, i-dagdagan mo pa. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, ipapagamit mo ang buhay mo sa Diyos. Ang iyong sasakyan, ang iyong lupa, ang iyong anumang meron ay ipapagamit mo sa Diyos at di mo'y magdadamot. Nagmula sa Diyos at para sa Diyos, we will pray and fast like never before, and you will give your tithes, offering, or personal pledges like never before. Ibibigay mo sa lingkod na ito ng Diyos, sa Kingdom of Jesus Fellowship, para sa Diyos, hindi kanina pa man. Inuulit ko, ibibigay mo sa lingkod na ito ng Diyos, sa Kingdom of Jesus Fellowship, para sa Diyos, hindi kanina pa man. At gagamitin natin yan para lamang sa kalawalatian ng Panginoon. Salamat po, Ama, sa darating naming anniversary. What a great, glorious, victorious, amazing, wonderful anniversary. Salamat po, Ama, sa pag-ikot namin, Panginoon, sa lugar ng Wico. Hanggang sa Mindanao, Panginoon, Luzon, to the nations of the world. Salamat po, Ama, sa mga nananalangin, nag-aayunan sa Mosaporta. Salamat po, Ama, sa mga humahayo, nagtuturo ng angaral, nagkasakripisyo, bumibisita, nagpa-follow up, nagtitext, nagpiprint, o naman ang kanilang ministeryo, Panginoon, marami pong salamat sa kanila. Let them multiply. Let them multiply 100 times, 1,000 times, 1,000,000 times, 1,000,000,000 times, 1,000,000,000,000 times, Lord, in Jesus' name. The Son of the Living God. Maraming kong salamat, Ama. Ang 5 tinapay, 2 isda na aming pinagkakaloob, pinaparami mo ito. At ang aming buhay na binibigay sa iyo, pinaparami mo ito, Panginoon. Salamat po, Ama, iligtas niyo po kami. Salamat po, Ama, pinapagaling at ginagawa niyo kami ng himala. Salamat po, Ama, pinapalakas, pinapalusog niyo kami, nakakaranas kami ng patuloy niyo pong kabutihan. At higit pong salamat, Panginoon. Ang buhay namin, ginagamit mo para sa iyong karangalan. Binibigyan niyo po kami ng isang opportunity, an opportunity, Panginoon, an honor, a privilege to serve and worship you. Maingatan po nawa namin ang pinagkatiwala sa amin lagi ng Diyos. Nawa ang aral na aming napapakinggan dito, isa sa kabuhay namin. At makikita ito ng aming makamahal sa buhay at sila'y madadala namin dito. Makikita ito ng aming co-teachers, classmates, co-teachers namin, mga katrabaho, kanegosyo namin, mga kaibigan namin, lahat ng tao sa buong Pilipinas, buong mundo. At masasama namin siya dahil. Wala na po kami masasabi, Ama, kundi salamat, Panginoon. Salamat po. Sige po tayong lahat yung magkaloob, lagayin natin yung offering bucket. Lalo na yung mga na-late, pati yung mga nakikinig at nanonood, magkaloob po tayo. Lahat ng mga chapters natin, buong Pilipinas, buong mundo, higayatin yung magkaloob. Limutin na muna ang sarili nila. Pag nalimot nila ang sarili nila, hindi sila lilimutin na Diyos at maraming tao, hindi po sila lilimutin. Bali, pinupurihin ko po talaga ang Panginoon at papasalamatan dahil napakabuti niya. Dahil kung hindi pa siya mabuti, siguro hindi na ako makatayo sa harapan. Mabuti po talaga ang Panginoon kahit sa maraming problema. Walang problema pala. Ayoko ng maraming problema. Kabila na maraming mga laban sa buhay. Dahil yung mga nakaraan po na linggo, bali, yung nakaraan lang na buwan, mga 16 po ata yun, yung asawa ko umuwi sa bahay. Tapos, yung sobra daw sakit yung tiyan niya. Akala ko panuhot lang, ginamot ko siya, pinainom ko ng gamot, pinainom ko ng tubig. Tapos wala naman akong magawa, pinagpipray ko. Wala pa rin daw, masakit talaga. Tapos pagdating ng hating gabi, sabi niya, dahil mo na ako sa ospital. Sabi ko, bakit magpadala sa ospital? Hindi siguro niya kaya. Tingin ko, yung pera ko, 1,000 lang po talaga. Sabi ko, pupunta kami ng ospital, yung pera ko, 1,000 lang. Pero, hindi ako
parang natuto na rin ako sa sarili ko na pag ganun, pag dumating yung laban ng buhay, maraming problema, ano, parang ini-ignore ko lang na di masyadong mag-alala dahil yung problema, alam naman natin yan, napakaliit ang problema. Malaki ang ating Panginoon, di ba, mga kapatid? Talagang buhay ang ating Panginoon, malaki siya. Siyang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ay lumikha ng langit at lupa. So, iisipin natin, wala talaga tayong dapat ipag-alala dahil nandyan ang Diyos. So, lahat ng pamaagi, ang Diyos ay mabuti, lahat ng pamaraan. Ito man ang disiplina, kasi talagang tinidisiplina tayo ng Panginoon habang hindi pa siya bumalik. De, habang papunta kami ng ospital, pinatatiwala ko lang talaga siya sa Panginoon. Ko bahala ka ng Lord sa buhay niya at sa buhay ko. De, alam ko naman, yung buhay ko at ang buhay niya ay sa'yo. Ikaw ang hahawak nito. Ko bahala ka na. Pagdating namin sa ospital, ano ng doktor, appendicitis daw. Tapos, di marami ng mga resita, marami ng ano. Tapos, pasalamat din ako sa Panginoon dahil ang lahat pa ng pangailangan at tustusan na ano naman natutugunan. Tapos, may x-ray na, tapos may ultrasound, may ano yung CT scan. Yung CT scan, appendicitis. Yung x-ray, ano, yung may nakabalagbag lang sa bituka, kaya hindi kaya masakit, hindi sa makatae. Tapos pagdating sa ano sa ultrasound, appendicitis pa rin. Pero yung doktor, parang hindi ko alam, parang nagdadalawang isip sila. Tapos sabi ng doktor, operahan natin yan, misis, kailangan ng opera ng asawa mo. Tapos wala naman akong magawa, kundi sumunod lang kasi yun ang gusto ng doktor. Pinabili ako ng mga gamit para sa pang-opera. Bumili rin ako ng gamit dahil ano naman, ang Panginoon, mabuti talaga siya. Kahit 1,000 yung pira ko, hindi naman kami pinapabayaan. Dumating naman yung mga pangilangan namin. May hinihipo ng Panginoon yung hipag ko. Hindi naman kaya ng hipag ko na mamatay yung kapatid niya. Talagang nandun siya lagi. Lagi niya akong papagalitan kung kunti lang na pagkakamali ko na hindi ko alagaan yung kapatid niya. Lago talaga ako. Tagang papagalitan ako ng hipag ko. So, ang hirap. Sabi ko, ano ba naman to? Pero pasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil ang lahat naman yan, tinitraining lang tayo sa Panginoon dahil para marami tayong matutunan sa mga bagay na nangyayari. Tapos, yung sabi ng doktor, misis, i-operahan na talaga yung misis, ang Mr. Morel, ganon. Di inaantay ko lang. Pero ano, bago yun na dinideklara ng doktor na operahan, nag-pray na kami. Nag-pray ako na hindi siya operahan dahil kung operahan siya, walang maghanap buhay. Yung mga anak ko lima, nag-aaral pa, apektado. Dahil mahirap na daw kung operahan. Sabi ko, Lord, ikaw nang gumawa ng himala na hindi sa mga operahan. Tapos, ang lingkod ng Diyos, sumawag din, pinag-pray siya. Naniwala po ako ng prayer sa lingkod ng Diyos talagang, sa ang totoong lingkod ng Diyos, ang prayer talaga, ano yung, ano ba yung, malaki talagang nagagawa, yung, ano ba yung sabi na, ano yung, talagang, totoo talagang, ano talaga yung hihingin niya, talagang ibibigay ng Panginoon sa totoong lingkod ng Diyos. Kasi yung lingkod ng Diyos, dati rin nag-backslide ako, umalis ako, nagkasakit ako, pinag-pray niya ako, talagang gumaling ako. Kaya sabi ko, Lord, salamat po, kaya pinag-pray siya ng lingkod mo, alam ko gagaling talaga siya. Tapos baling, naniwala lang ako sa Panginoon, pati sa Ate Evelyn, pinag-pray din niya. De, nag-antay ko mula madaling araw hanggang gabi, wala pang kumuha na para operahan siya. Sabi ko, bakit? Ang tagal naman di kinuha. Tapos sabi naman, hindi naman daw operahan. Di ko, ang Lord ang gumawa. Ulit na naman, pinabili na naman ako ng mga gamit, ulit. Kasi, ano, kay operahan na naman daw. Dalawang beses sila, inanong na-operahan, hindi na-operahan. Dahil nakita nila na talagang kakaiba na siya, gumaling na siya. Kaya, ayun, pinauwi na kami, tapos pinapabalik. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil okay na po siya. Ang Panginoon po talaga ay mabuti. Hindi po talaga siya nagbibiro, talagang mabuti siya. Makipagbukas po tayo sa Ikalawang Korinto 8 Verse 1.
Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y pusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, kundi hinigitan pa. At dito po tayo ay dito po natin pinapakita na ang Panginoon po ay mabuti sa atin, di po ba? Kasi po yung mga taga-Macedonia Church po ay dumanas po ng kahirapan, ng matinding pagsubok at paghihikahos. Pero nagbigay po sila sa Panginoon. Pusang loob sila po na nagbigay sa Panginoon. At hindi po sila napipilitan po na hindi po nila ibigay ang kanilang mga ikapot handog. Bakit po tayo magbibigay po ng ikapot handog sa Panginoon? Para po matugunan po ang pangangailangan ng iglesia. At ganun din po ang mga may sobri po tayo na makikita po natin yung dapat nating pagbibigay, kung paano magbigay ang isang Kristiyano po sa ubasan ng Panginoon. At dito po natin malalaman kung mahal po ba natin ang Panginoon? Di po ba? Kasi po, sa araw-araw po na ginagawa po natin sa ating mga buhay, binigyan po tayo ng kalakasan, binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. At atin naman po yung binigay po niya sa atin, atin lang po nating ibalik po sa kanya yung ikasampung bahagi na ibigay sa kanyang ubasan para po magamit sa gawain ng Panginoon. At sa karanasan ko nga po sa aking buhay, talaga pong siguro matagal na panahon naman ako Kristiyano po. Nakakahiyaman, pero tunay nga po na nakikita ko po yung mga kapatid dati pa na kung paano po sila magbigay. At nakikita ko na may katulad ngayon, may mga sasakyan na po sila. Sabi ko nga po, paano kaya nila nagagawa yun? Pero sa mga nababasa kong sabi nga nila, di ba? Minsan hindi tayo parang inaano pa natin, parang pinipigilan pa natin yung pagbibigay, pero hindi po natin alam na ito po yung kaparaanan para po tayo pagpalain ng Panginoon. Para po tayo bigyan ng anumang pangangailangan natin sa araw-araw at patuloy tayong iniingatan ng Panginoon. Di po ba? Kaya kailangan po nating magbigay para matugunan ang pangangailangan ng iglesia. Kaya po, sa kabila po ng nakikita ko po na sa pagbibigay, dati po, bariya-bariya lang din yung pagbibigay ko. Pero sa awa at habag ng Panginoon, kahit po sabihin mo, minsan nga masasabi nga na, hindi, ano naman eh, mayaman ang Panginoon. Diba? Pero po, kailangan po nating sundin yung ang nakalagay sa kanyang utos. Inuutos ng Panginoon na yung kinikita mo, halimbawa, 100, may 10 piso po siya. Tama po si Ate Jury na unti-unti po nating, sa isang araw, unti-unti po nating itabi po yung para sa kanya. Kaya para pagdating po ng Sunday, may naibibigay po tayo sa gawain ng Panginoon. Di po ba? Para po, hindi po natin namamalayan, payayamanin po tayo ng Panginoon. Di po ba? Kaya, kailangan po natin magbigay sa Panginoon. Ay, isa pa pala po. Naisip ko pa pula,
Para pong ano, kasi hindi pa ako nakakapagbigay ng ano po ba yun, yung unang bunga. Naisip ko lang po, may kaibigan po kasi akong IMC po. Nakita ko dun sa harapan ng rep, bakit kaya marami siya ano, nakalagay dun na halaga ng pera, na araw-araw po siya nagsasamba. Sabi ko, para saan po ba, saan ba yan? Sabi niya, ah, yan yung ano, ay kapukup. Inaano lang daw niya, hinulubulugan hanggang sa tapos ang buong isang taon. Naisip ko po, para sa akin lang naman po ito ha, naisip ko po dahil sa matagal na din po ng panahon, parang hindi ko pa po talaga nasubukan yung magbigay ng ano, ng una, first fruits. Eh, gusto ko po talaga magbigay. Pero hindi sa inyo pong kaalaman, wala naman po talaga akong trabaho at saka ano, pero sa kabagal po ng Panginoon, eh, tuloy-tuloy naman po ang pagbibigay ko. Kaya sabi ko, naisip ko nga po na buwan-buwan, ay weekly po, habang ako'y nandito, ilalagay ko na rin, may isisingat ko na rin po yun habang matapos po yung isang taon. Hindi ko na, siyempre hindi na po natin maiisip yun. Kasi po, pag ano po talaga, pag yung buong, ano, parang, di ba, parang, ano ba to? Ang laki-laki naman ito, di ba? At paalis yung po, hindi ko na po maramdaman na nakapagbigay na po talaga ako sa first fruit sa buong isang taon. Yan po. Kaya kung gusto nyo po, yung naiisip ko lang naman po. Gawin nyo na. Subukan nyo rin pong gawin po sa inyong mga sarili para makapagbigay po tayo ng first fruits. Kasi, di ba po, darating na naman po yung January po, matatapos na naman po yung taon. Umpisahan na po natin sa ating mga sarili po para po maibigay po natin na may katapatan po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. So much love in the kingdom.